Kumusta sa Rudy Olaya? Ronarin Abad na laging absent. Kumusta ka na, Ronarin? Narinig mo ba ako? Hoy, salamat naman kala ko na kamali naman ako sa sounds. How are you? Anong kinabibisihan mo aside from TikTok? Ang walang kasawa-sawang TikTok. Naglaylo na muna sa TikTok. Hindi na ako gumagawa. Nakita mo yung upload ko ngayon sa Bamboo, sa Facebook. Napanood mo ba yan? Kanina pa ako, 2 hours na nga ako rito. Look lang. Tawagin mo na sila. Sama naman ako rito. Kung hindi busy. Kung busy, walang magagawa. Akyat ka, Rona? Sumakyat. Sakit sa katawan. Ayaw mo ng exercise yun, di ba? Di ba? Ang exercise. Exercise ka na, may tiktok ka pa. Di ba? Tama ba, girl? Kasi mga dabarkads natin. Mukhang busy lahat ah. Are they busy or something? Naglaba ka pa. Ah! Okay lang yan. Salamat po. Pagkatapos, nakahabol ka pa rin. Oo nga eh. Hindi na ako sinasamaan eh. Malulungkot naman ako. Wala! Minsan na lang ako mag-live, wala, mag-LS, wala pa sumasama sa akin. Ba't gano'n ang mundo? Bakit gano'n ang mundo? Explain mo nga. Busy, 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 busy. Buti lang si Rona na andyan. Salamat, dinaluhan ako. Mamamaya pa yung mga yun. Pag dinner time. Misa na lang mag-LS, no? Imbitayin mo na. Message mo. Bilis! Check ko lang po sa mga team yaks. Talaga naman. Salamat naman.
Salamat po. Bait-bait naman ni Rona. Ang bait-bait ni Rona. Si Rona ay mabait. Si Rona mabait. Ang bait-bait, ang bait-bait, ang bait-bait ni Rona. Nakakata na lang kita. Tatay-tay pala ng mga ito. Yung ibang mga viewers ay mga artist yan, nag-drawing po sila. Sila po mga artist. Yeah, hello, hello, hello. Thanks so much, Rafael Guzman. Yo kapak na rosso ba gaya paki sa gawa sa Bisaya ba mura gyapon ba nahilom nag gamay ba balik-balik LS ba kumusta ang Japan ba dagang gyapog hapon ki hapon sensya na pa ako nag live for drawing ako igsoon mga kanta-kanta ba. Kita ka sa ogi Paulo gani sa Facebook ng Bambo. Kaya pala eh. Hati na naman kayo ha. Huwag mo na akong iwan dito ron ha. Pag iwan mo ako, walang magagawa. Hindi ko hawak ang buhay mo. Okay, good afternoon everybody. Hello, hello to Ronaline Abad. Maraming salamat sa pagbabalik mo. Depende sa'yo kung alis ka o hindi. Hello, kapag na akong amigo diha sa Japan. Maayong hapon, bay. Maayong hapon. Rock and roll lang sa mga amigo na diha sa Japan. It's 3:19 in the afternoon, okay? Oo nga eh. Si Jay, naka-live. Sabay pala kami. Okay naman ba ako pag naay mabilin o wala, okay naman. Okay lang po sa akin kung may iwan o wala. No problemo. Alam mo naman madaling kausap. Saan man ni? Naranan ni mo ba? Imo na ng decision ba? Kung unsa imong gi isyagit sa imong kasing-kasing bay mo na to bay si Kapakner sa akong amigo sa Japan kung sa umani kinsing mani.
Unsaon man ni kinsing man ni? Na nahilom na si Ronaldin, nahawa ng gapon. Unsaon man ni kinsing man ni unsaon na man ni Nope, 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 nope. Tamsak, tamsak. Oy, salamat ski. Sa Mamuchu. Welcome back, Mamuchu. Salamat sa kima mo, Chiu. Ito nga na lang ito, eh. Ito nga. Salamat sa thumbs up, guys. What's up? Kumusta kayong lahat dyan? Ngayon lang nagparamdam ulit. Pasensya na. Sapagkat nangisda muna ako. Hindi. Hindi na ako nangisda, eh. Una nang parang. Ganun pa rin, eh. Stack up na muna. Oo nga, dugay-dugay ko na wabay. Hindi na baka pangamis na. Na-stack up sa ano na. Kamusta ka, Mamuchu? What's up, what's up? Ganda na mga gawa mo. Is may pispiki kaya. Salamat sa pagbabalik, Ronaldin ng Abad Santos. At akong amigo sa Japan, si kapartner. Rock and roll. Bago yun ang kapay o lang. Talaga naman, salamat, salamat, salamat. Arigato, 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 Mamuchu. Kokorowa, okay na ni. Hondo na tumadachi. Yasashi otoko. Wow. Nakikinig lang si Ronaldin. Biji-biji lang. Haba nag nagpa-practice ng bagong stepping sa TikTok. Si Kapag permanenteng tak tako na to daga so fermenting tako na to deha moraglaw man ata bay malalim na yon pare ko ay usap man to mo ito yung mga boring parts Mamuchu. Ito may action sa baba eh. Pero pag dito ito, boring. Ano mga bagong balita sa ating mga dyan, mga babarkads? Irada. Ay, mo lagi naman. Steady rata, steady. Steady rata ba, steady. Wala may isita sa'yo, TikTok master. Ang daming bago kayo stepping ngayon. Pinagsama-sama lang nila sa TikTok.
May Bisaya, may Hapon. Do itashimaste. Bukuwa kuway dakara. Kuway. Kuway. Kuwa kunay, Rizu. Kuway, dyan na yun. Mga boring parts. Pampawala umay sa mga action. Minsan kasi puro action. Nakaka-umay din. Hello, Angie Kapasinaw. Salamat, Ski. Salamat, Ski. Hello, Master. Have a great day. Have a great day. Guys, welcome natin si Angie Kapasinaw. Mo ngayon lang kita nakita, Angie, na padaan dito sa bahay ko. Kumusta sa, tagasan ka ba? Pinas or ibang bansa? Kasi si Mamuchu from LA, si Kapagner from Japan, at sila, sino sa taas? Si Dave ba yun? Sila Rafi D. Guzman, Pinas yun. Yes. Tagasan ka ba? Team Yas po. Ah, hello. Hello, Angie. Salamat pagdaan, Angie. Yan, wala bigla. Umalis na ka agad. Minsan lang naman niya si Angie. Diba? Tama ba? Kasi laro na rin. Solid to sa Team Yaks eh. Baka naka-live si, si Jay kaya ganun. Magsabay kami. Maupay na adlaw. Talaga naman. Maupay na adlaw. Talaga. Ano provision mo nga? Mamucho? Maupay. Umutang ko na naman. Hindi ko... Bicol na naman, Bicol. Ano na nga yung maupay? Ayan, tama, naka-live na si Jay. Okay lang yun, no problemo. Bisaya. Bicol na Bisaya ako. Kalahating Bisaya, kalahating Bicol. Yung gitna, Tagalog. Kaya Bistacol. Yan pong story ng Bistacol TV. Pero tayo, Pinoy ako! Manila niyo po ba yun? Maupay? Talaga? Ah. Waray pala, ere. Waray pala. Maupay pala, Tagalog pala yun. I like you. Samar ba? Asamar pala. Oo nga pala, waray. Waray, waray. Hindi tatakas. Si Ronald po nagalit pa si Ronald. Yung nakatakot yun. Mga waray pa nagagalit. Waray! Namumutol yan. Namumutol. Totoo ba yun, Ronald? Pa nagalit ka, namumutol ka? Mainit na laman. Ding ding. Angkat ka Mama Jo para kwentuhan tayo. Okay si Ronaldin, yung gusto umakyat. Ding. Yan. Para may narinig na ibang boses, kundi lang puro boses ko. Total ka boses pa rin si, si Papa Jokers. Nahihiya ka raw. Yun okay lang naman to. Kwentuhan na naman. Ay, bruhak ka. Umakit ka na. Sa bunutan kita dyan. Hello, hello, Kim Kira. Oh, sir. Long time no see.
Good afternoon. Magandang hapon sa Kim Kara in the house. Ito na po, nag-LS na ako. Nanahimik na muna yun, hindi nag-LS, ano? Nanahimik na muna, kids. Okay lang po, okay lang po. Ito, striving para habulin ang WHYZ. Hello, hello, sabi ni Mamuchu, sabi ni Kim Kara kay Mamuchu, hello, hi. Hello, hi, hello, hi. Mga pahulaan na naman tayo ngayon. O, ayan. Mahihain daw si Rona, mayan po. Pero sa pagkain, kumbaga si Rona sa, siya yung nao, pag may merong ano, pag may kainan siya, unang-unang aak. Pupunta sa ano, sa buffet. Unang-unang pipila sa pagkainan. Joke lang yun. No, si Kim, akad si Kim. Akit mo na, akit. Baba ko yung ano ha. Andanan na. Hindi naman obvious na malakas yung appetite ni Ronald. Hindi ba? Ayan na ako. Bumuha na. Andiyan na yung hagdanan, Mamuchu. Hagdanan ng naghahanda ng mic. Ayun, no? Sige, market risk game. Present, present, present. Present all the time. Yan na, yan na. Nakuha naman ng hagdanan. Ayun na. Yan. Hi, Master. Hi, Mamuchu. Po, ate. Oh. Ano, inaako yung sounds o ano? Yung music. Okay lang yan? Wala namang music. Wala ba? Wala yung naririnig? Kumusta? Kumusta, Master? Nalungkot, nalungkot si Mamuchu dahil wala kang LS ilang araw. Wala eh. Na-busy ako bigla eh. Yung ano, yung kangkungan tsaka ano, pinalagaan ko. Yung bawang, tumutubo na. Natuwa ako sa bawang. Yung bawang, siya actually, ano lang, for fun lang, di ba? Apat na bawang, yung ganon. Tinanim siya. Pagkatanim mo, may tumutubo pala dun sa dulo. Tuloy na to. Di ba? Kaya si Rodali ay umakyat, oh. Ay, nakakatawa lang. Wala pala music. Wala po, tahimik pa po eh. Ah. Ayan na kami na maingay. Sige. Wala pala music. Huwag kayong mawala na. Like, talaga. Ayan si ano. Hindi nyo man po nakikita. Nandyan ba si Papa Joka? Sola, no? Hindi nyo nakikita. Nandyan ba ngayon? Hindi, naka-BG siya, in-send niya sa akin, naka-BG siya sa ngayon, lahat ng gadget niya. Talaga. Send ko na lang mamaya sa inyo. Natutulog pa po kasi. Eh, bakit 7 lang yan? 7 na yan? Paano nangyari yan? Sabi, oo, oh, meron eh, in-send niya sa akin. Eh, hindi ko nga alam na naka-BG, naka-LS ko ngayon kung hindi ko na-receive yung ano, MSS niya. Nagigising ko lang. No problemo sa akin yan. Nagigising ko sa si Andrew. Ako. Puyat kami last night ni ano, Mamuchu. Anong oras kinatulog? Pakita raw kayo, sabi ni Ronaldin. Madaya raw kayo. Wala pa akong camera, Ronaldin. Huwag ka mag-alala. Okay na, si Ronaldin talaga.
Hangga, ako nakahiga. Si Ronaldin ano, matindi mag-demand pero hindi siya sumasama sa diri umakyat. Hi Ronaldin. Kumusta na anak? Yaks na. Naglalaylo na raw siya sa TikTok kasi wala nang buso siya stepping. Yun ang tanong eh. Bakit ang 7 niya? Ilan po ba yung ano? Ilan yung sa'yo, Pastor? Teka, hindi ko pa naon yung sa akin eh. Wait, hintayin mo ha? Itagal mo na po yan, LS nyo. Meron na ito na dalawa rito. Dalawa ako. Kaka, ipasok ko itong tatlo dito pa. Paano malalaman yung na, ano, nag-vibrate kasi. Oh, shoutout daw, Kim, kasabi ka, partner. Hi, ka, partner. Akyat ka na po. Kumusta po? Haru, Haru, Japan. Hello Japan, po, Haru, Japan. Ohayo gozaimasu. Ang tagal ko ba nalaman bago sabi ko nagpaparamdam na si Kapakter noon sa taas pa, di ba nagaan ako na exercise. Mas nalaman ko pala laki pala to kasi nakikita ko sa longest. Parang kumain kasi yung profile kaya pala ano niloloko niya si ano si Mary Abunda. Sabi ko nga dun sa live ni Master J, aba may mabubuo yata pag-ibig dito Master J, sabi ko. May long hair pala siya. Tapos, tapos sa aking LS naman, Master Jim, si Mamutyo, saka si Mona. Ala. Ano, ano ba, ate? Naiintriga. Sabi na nga wag nang pag-uusapan, kaya ako naiintriga eh. Na, hindi, joke naman. Ikaw talaga. Ang bangus ang iibig, hindi. Eh, paano ho kasi? Uy, nag-live kanina si Mona eh. Talaga. Nag-live po siya pero busy. So, yung co-host po niya nag-live. Oo, iba ang nag-host. Oh, minessage pa okay. Ng Facebook eh. Sabi niya, oh, gulat ka, no? Sabi ko, hindi naman ikaw nasa live stream eh. Ba't ako magugulat? Adaya. Oo, daya. Daya, yun. Iba ang nag-live. Ano ko, na-promote ako from best friend to my love. Ngayon, my love na tawag sa akin. Sabi ko, galing ha. I love you. Sabi, hindi naman yung nag, hindi naman yung nag-I love, nag my love kung hindi ka nag-I love you too eh. Obi. Eh, sabi niya kasi love you. Di sabi ko, I love you too. Alam ba sabihin ko, ah, okay. Di, parang ang bastos ko naman yun. No. Hindi. Wala lang yan. Yung mga ano natin biru-biruan magkakaibigan. Tulad ni Kapakner. Kapakner at Mary. Friends na kami ng aking my love. Ano yung kalukuhan yun? Showbiz? Hello, oh, hello, Angel. Ayan, si Hesi. Ano, Angel B. Ayan, is. Ayan, isa. Anak ko yan. Hello, oh, anak ko. Hello. At nag-guest na ba si Mary Jane? Sino yung... Ah, Mary Jane? Oo, oh, di ba? Sa si Mary Jane, Kong, dumaan na siya rito pero di siya umakit. Si Mary Jane. Hindi, busy lagi sa ano. Mga mahihain yun. Hindi nga po. Tayo lang yung ano. Kapakner, kumusta po ang Japan? Kumusta lang Japan? Ayaw niyong umakit ni Ronaldin, dyan na lang kayo baba. Sa bagay, ipay ko naman yung dalawa eh, no? Pero summer time. Ako ng camera. Oh. Magka-summer na, di ba, ang Japan? Oh. Summer natin. Oh, tama. Maglagay ka pong camera, Mamuchu, para naman nakikita ka ni Janice. Sabay ganun eh, Janice. Isa pa yun. Isa pa yun. Nawala lang ako na ilang araw. May mga ganyan na pala mga ano. Ang dami nangyari, Kuya. Ay, kaya nagtataka ako, nasaan si Kuya? Namiss ka namin, pinag-uusapan pa namin sa LS ko. Ano ko sabay ginawa sa topic yun? Minsan na lang, pagkatawa pag wala, yung pinag-usapan. Eh. Ayoko makita ang baby pass ko. Hello ka ba? Eh, mukha mo lang may kita. Hindi naman buong katawa. Masyado ito. Hello? Ruha. Oh, yan na. Ay, hindi pa ako nag-thumbs. Hello, 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 world fell in the house. Yes, of course. Hello, nabubuo na pag-ibig dito. Nabubuo. Nabubuo na pag-ibig dito. Nabubuo? Hindi naman, naiintriga laa.
Wala akong kinalaman ng bagus di yan eh. Biglaan na lang ang bigla akong nagkaroon ng mga ano. Hindi, ganyan lang sa YT. Wala namang ano. Yung personal lang. Tapos bigla ang eto na may pa, I love you na rin. And then, kahit di kita nakikita, si Mamocho, kahit di ko nakikita, nag-blush siya ngayon. Oo nga, halata. Actually, tingnan mo? Nagkakabot-gapo ng mukha eh. Saglit ha, tingnan ko yung message ni Papa Jokat. Ay, no. Kili, oh, pati si Kapag there, si Mary Jane, naging kilig talaga. Hello, Ronaline. Oh, yan na si Mona. Hello. Thumbs up doon. Yan na, nag-thumbs up na. Hello there. Ay, sino bakit kaya? Nage-LS din si ano, Master J? Oo, kasabay ate. Hello, Mona. Long time no see. Kung may kangkong ka, may bawang naman ako. Napaga yata si Master J ngayon. Yeah, may bago na. Anong oras ba siya usually nag-LS? 4:30 o kaya 5, ganun. Ako kasi walang oras eh, bigla-bigla na lang. Kaya pala. Hindi naman ako, hindi rin ako nagbabalita, ay, NS ako. Basta pag-tripan lang. Oh, tinatamaan ako, oh. Si Kuya, hindi ko alam na ano, nag-LS siya eh. Kaya lang nalaman ko nag-LS siya kasi nga nag-play all ako nung ano niya, ng videos niya. So automatically, tinapon ako ng YouTube dito sa ano niya. Sa live stream niya. Kasi katatapos ng isang video na pinanonood ko. Hindi ko alam na ano, nagla-live stream na si Kuya. Katataka ko, sabi ko, ba't tumahimik yung ano, pinakikinggan ko? Kasi pinakikinggan ko lang yung ano, nag-exercise si Kuya, di ba? Tapos biglang tumahimik. Tapos narinig ko na lang background. Sabi ko, ano to? Tapos pag-highlight ko, oh, naka-live stream pala si Kuya. Bigla-bigla kasi ako eh. Walang plano eh. Alam mo yun. Spontaneous. Oh, benefits yun, Kuya, ng ano, nung play all. Hindi ko akalain magla-live stream pala kayo. Talaga. Play all talaga. Salamat, Ski. Alam mo, may tanong nga pala ako. Minsan lagi nag-ano pa rin siya. Nag-stop siya bigla. Eh, to think na pagtanggalin mo na yung mga CPR, tanggalin mo na lahat yun, automatic mag-play na siya, di ba? Before, kaya nag-stop siya kasi may CPR nga. Masample, yun na nga. Yung song, ng background. Pero sabi ko, kinasubukan ko sa mga gadgets kong iba, ba't nagpuputol pa rin? Huh. Ano pang ibang reason kung bakit? Ano pang ibang reason? Alam nyo, nakakapagtaka nga eh. Kasi alam nyo si, ano, si ate, nakapag-livestream na siya ng 6 na oras mahigit for the last 3 days sunod-sunod. Hindi siya napuputol. Si ate Kim po. Opo. Wow! 6 hours! Opo, sunod-sunod na po yan. Addict na nga po eh. Kasi tapos ang ano lang, yung background lang. Opo, hindi po. Kasama po kami doon, kuntuhan, kulitan. Pero ang nahalata ko lang po is walang ano, wala pong music kami. Pero music yung actually kanina umaga may music kasi nandun si ano eh, si Kuya Idol Bert eh. Pero wala pa rin pumutol. So ewan ko. Maski ako nagtataka rin po ako kasi kine-check ko po yung StreamYard eh. Dinownload ko po siya. Pag-check ako ng mga forums, mayroong mga problema. Wala naman po nagbabanggit tungkol sa CPR po or anything. As sinasabi lang po nila na talagang minsan palaputol daw ang ano ang StreamYard po. Walang yan naman. Opo, oh, kasi trip ano, ng robot niya. Opo, kaya po marami nagsasuggest na mga tao ginagamit nila is yung YouTube Direct po or OBS. And ang tanong ko naman kasi, yung ang screen, if kung kaya ko lang gawin yung OBS, hindi ko pa na-explore yan eh. Kung kaya ko lang talagang i-share, iwag na tong stream yan, di ba? Yun din naman eh. Eh yung YT kasi, hindi ko pa alam kung paano ma... Hindi nga pwede, di ba, YT lang stand alone, hindi pwede. So, kailangan mo pa rin ng apps. Kailangan. Opo eh, kailangan. Either subukan nyo rin po na ano, kung pwedeng i-capture po yung ano, yung iPad mula sa laptop niyo po. Pwede niyo siya na pwede po niyo gamitin yung YouTube ano, YouTube Direct po. Yung hinahanap ko eh, pero excuse me lang. Bago tayo magpatuloy,
Ang ganda raw ng boss mo, sabi ni Ronald. Parang ngayon ko lang narinig, ha? Gusto ko boss ni Mamu. Maraming salamat, Ronald. At welcome po, Ryan. Tsaka, Ryan Agape. Ryan Agape. And hello to Eric Lay. Ni Ate Kim, Eric Lay. Sir, Kuya, kamusta po? Hello, hello. Natahimik na si Kim, ha? Oh, bigla nga natahimik. Hindi ka nahulog. Andiyan pa. Pero anyway, sige. So, ganun lang gagawin. Opo. Kung yun lang po ang pwede nyo gawin, either ano po, maghanap po kayo ng pyesa na pwede mag-connect sa iPad nyo papunta sa laptop po ninyo. Or di kaya... Yun na yun. Bibili ka talaga opo. Ng ano. May binibenta opo. Mga ano. Opo. Kasi hindi ka na yun din po kasi ang ano eh, kahirapan din natin kasi as artist na nagla-livestream po eh. Kasi kailangan pinapakita yung monitor natin. So, either ang gagawin nyo is like, yun nga, yung sinuggest ko, or di kaya i-check nyo po kung ano magagawa natin through OBS po, na naka-OBS po yung iPad po ninyo, pero naka-monitor po siya sa laptop. Hindi nyo iniisip ko eh kung paano pwedeng gawin yun eh. Pero dina-download yung ano, dina-download yung OBS sa laptop. Opo. Sa laptop. So, subukan na rin yun. Yeah, kung hindi pa sa laptop, subukan rin. Bakit ganun? Yeah, ano yun, Kim? Hello, konnichiwa. Konnichiwa, Arai Magape. Hello? Hello, ate. Okay na? Okay na. Okay kayo. Okay. Bakit naririnig ko yung sarili kong boses? Ay... Kami, baka may gadget ka naka-on yung volume. Opo. Wala naman. Anong ba itong sinasabi niya? Your boses has lost connection. Roll it. O yun, take two. Hindi namin alam kung nangyayari sa'yo, Kim, ha? Wait, nagiging ano na yan. Text sabi na si ate. Oo, hindi talaga kuya. 6 hours siya for the last 3 days. Sunod-sunod. Tuwing umaga. Oo. Sabi ko ba, sipag. Da-addict na sa kaka-livestream to si ate, ah. Nagkakuha kasi... ko, wala kayo. Oo nga eh. Nanahino bigla eh. Nga po eh. Inulila niyo po yung bunso niyo eh. Nahanap-hanap pero... po ang niyo. Ano na naman, di ba? Tawag doon. Dalawang araw lang ato. Eh, dalawang araw. Parang dalawang linggo na rin po yan sa mga fans niya. Talaga naman. Okay. Meron ba? Kayo na ba? Nagtanong. Hindi, ano tawag doon? Diba, ang last ato nakipag-ulitan na okay sa kila Kim, di ba? Di ba, Kim? Opo. Ano ko, di ba? Opo, nandun po ako. Tinanong niyo po. Tayo. Opo. Tayo tayong tatlo. Nasa taas din. Opo. Yung tuli. Sa tsaka ano. That was, yan yung last, di ba? May utot. Napunta sa tuli, pumunta sa utot, tapos bumalik uli sa tuli. Ano yun ba? Yung mga kwentuhan kahit gabing-gabi na, magigising ka pa rin. Eh, just ko sinabi niyo ho, after nung pag-alis niyo po, ayun, lalong ano, nabuhay ng loob si ate. So, umabot siya ng mahigit ng 6 hours na nagsistream. Nice. Ang pinakamatagal ko, tulang eh. Ah, tulang ba? Pahabain natin yan. Aray ko? Pahabain natin yan. Kailangan, alam mo, sa nga pala, may ano ko sa'yo. Opo. Sa mga madalas na umupo. Alam mo yung, I don't know kung pigi ba to or something, yung hip bone, di ba? So, masakit na yung ano ko. I don't know kung katandaan to or yung over time na sa pag-uupo, di ba? Sa pigi niyo po? Yung hip bones eh. Wait, ha? Sample, ito yung ano, di ba ganyan, di ba? Opo. Dito mismo, dito. Yung gilid. Madalas po ba? Madalas po ba kayong ano? Kung paano po ba kayo madalas umupo po? Palin po ba kayo or madalas po ba kayo para naka straight body po? Not really straight body, kaya bumili na ako ng ano sa Shopee ng ano yung ano parang ba? Ano?
brace sa likod. Mura lang naman. Pero bumili na ako para maging straight body na ako. Ay, ay kasi yun din po ang ano eh, dahilan eh. Kasi nagkaganyan din po ako. Oh? Yung sakit. Kasi matagal mo po madalas. Madalas mo mag-drawing. Nakatakot eh, ikalap. Oh. Opo. Masakit po yan talaga kasi lalo na pag ano, yung sanay po kayo lagi na either nakasandal kayo. Tapos sabi nakasandal kayo o di kaya pagkatapos yung sumandal eh, nakadiretso naman kayo habang nagda-drawing kayo. Akala nyo, relax yung katawan mo dahil ano eh, yung kalahati ng katawan mo, nakaupo, nakarelax lang. Pero makasama rin po sa posture po yun. Oo. Okay. So the best talaga yun ang tanong ng brace, no? Opo. Siguro si ano yun, kasi getting old na ako eh. Ilang taon na si kwenta na ako. Hey, wala ko sa katandaan ho yan. Nasa ano rin po yan eh. Malaking kasalanan natin mga artist is ano, ang hihilig nating umupo. Tapos minsan, pag umupo tayo habang nagdodrawing, nakakalimutan natin na yung katawan natin, yung posisyon, mali-mali. So, yun na nga, totoo yan. Totoo yan. Yeah, kung hindi po pigi nyo ang masakit, yung tuhod nyo ang masakit. Kung hindi po yung tuhod nyo masakit, yung braso nyo ang masakit. So, totoo yan. Oh, tayo rin na may kasalanan minsan. Oo nga eh. Hindi po masisisi sa, ano, sa edad nyo yan dahil meron ako mga nakikita, ano eh, nakatrabaho po ng mga caricature artist na mga nasa 70 na, 80. Diyos ko, kung makaupo po sa, ano, sa caricature booth sa, ano, sa Universal eh, taig pa ako. Ako, nagbe-break pa ako. Sila, hindi, dire-diretso lang sa pag-drawing. Pero marunong straight ang posture nila. So, marunong nga talaga, no? Kasi ano eh, I think, di ba yung nakaganto ka? Kita? Opo. Before kasi, may nakita ko sa GASI, Graphic Art Service Incorporated noon. Nakaupo siya ng ganito, lamesa. Ah, ganun, di ba? Opo. So, straight body ka talaga. Oo nga. Tama? Eh, kung... Tama. Itong iPad ko medyo nakapatong. So, ang katawan mo, bed ka ng konti. Opo. Diba? Kaya masakit. Kaya nagkakaroon kayo po ng sakit sa tigil nyo. Dahil po dyan. Ay, sorry. Nabitis hagdanan. Sorry naman. Wala pala. Sabi ko sa inyo, nahulog. Kanina po ako dito. sorry. Hindi ka nag-message eh. Kala. So, meron naman. Eh, nandyan. Oh, nandyan sa private, ano. Ay, dito na ako, haha. Ay, as a ngayon, private? Jury. Dito na ako. Oh. Ano, marami ano ko na. Sabi ko? Kailangan ko pang mag-restart ng phone kasi ano talaga, nagloko siya. Ah, eh, kahit naka-off na, yung nag-back ako, naririnig ko pa rin kayo. Wala naman ako sa YouTube. Pero okay na ngayon. So, yung restart ko, okay na po. Sa ano kasi pala, nagla-live yung sinasabi ni, ano, ni Papa Joke at sa Facebook, si Master J. Ngayon. Saan? Napaparaffle yata, si Master J, o. Oh. Okay. Si Pagani J. No? Hindi naman po, ako kasi, for example, komedyante ako, di ba? Marami akong gustong gawin na kanokohan, ganyan. Okay. Eh, pinipigilan ako ng aking mother dearest. Master, ha, wag kayong ano? Titigil dyan. Kasi sabi ko, ako rin yung unang ano kayo, na parang nasasayangan. Kasi syempre ako yung nagpupus-pus-pus sa inyo. Kaya nga. Tapos, wala ka na ng gana. O di, sayang yung bidi-bidi ko. Kasi sabay ka nung naningil. Te, luha nyo, te. Nag-usapan natin kanina umaga, te. Sayang yung mga bidi ko na nakailang linggo na. O, oh, diba? Sayang lang kung ayaw niya kung i-give up niya yung ano niya. Tuloy. Ayan na, narinig ko siya, si My Love, Mamuchu ko. Ayan. Natawa ako. Hi, Mona. Andiyan na ba si Mona? Kamusta po, Mona? Akyat ka na. Akyat ka. Ganda ng live stream mo, ha? Asan ka? Madaya ka pa ng live stream. Ang ganda ng screen niya, eh. Iba yung lumitaw. Nalito ako ng konti doon sa live stream mo, ha? Ang tagal ko nag-aabang doon. Sabi ko, sige, abang ko si Mona. Sige. Ayos naman yung ano, eh, yung co-host. Kakatawa yung co-host ni Roel. Kumedyante rin. Kaso, ano, tawag dito, ang tagal.
Mga dalawang oras na nakalipas. Sabay, oh sige, alis na ako. Thank you. Sabi ko, anini mo na wala, hindi ako nakita. Kalokohan ito. Ito nga din. madaya. Sabi ko, hindi ako na-refund. Hindi ako na-refund. Di tama ito. Oo nga eh. O yan eh, handa na no? Muna. Sino yung minom? Dinig-dinig ah. Sino pa ho ba? Dinig-dinig yung tubig ah. Pati yung paglunok, lug. O, pag narinig yung huyang kumagikik, Diyos ko, pag umaga. Walang, napapigil tuloy yung pag-inom ko. Buti hindi tumasik. Hoy, Mona, andyan na hagdaan na lumakit ka ng bruha. Yeah, Mona, kaya tayo na yung intriga dyan eh. Hindi na. Umakit. Hindi ko pa nakita umakit si Mona. Umakit ba minsan yan? Umakyat na yan minsan. Sa'yo yata yung umakyat siya o sa akin. Hindi pa umakyat. Hindi pa umakyat siya. Umakyat si Rona, ikaw, tsaka si ano. Eh, si Mamuto, oo, tsaka si... pati siya. Hindi pa. Minsan umakyat si Monas. Ewan ko kung sa akin o sa'yo yun. Tapos sa bumaba na din siya. Baka sa'yo, ate. Ay, sa akin o. Baka sa akin. Sa'yo. Ano ba, mahihain. Hi, Mona Lisa. Alik na. Hoy, natahimik na to. Eh, kasi focus na ako sa drawing ko, kaya mahimik na ako. Ano eh, namihasa naman ako mag-LS kasi nandyan sila Mamuchu na nagpapalakas ng loob ko. Pati walang buhay-buhay yung ano ko eh, yung wifey ko din ko yun. Te, luha nyo, te, pero gusto ko natin kami kumaga. Ay, ang ganda kaya last night. Ito, mga tuwi, niloloko nila si ano, si Sir Jun sa ahay. Ang ganda nung ano. Sir Jun? Ganda naman talaga ng boses ni. Ano ba? Ang ganda ng boses ni. Ano magagawa? Sino? Si Sir Bird, oh, ano, si siya, taga, ano siya? Taga Kuwait po siya. Firearms inspector po. Sige, kontrabando ko lang. Dito lang. Tapos. Tapos, di ano po, ang streaming niya, parang katulad ni Papa Jokats. Kaso, ang pagkakaiba, ano, talagang may music siya, pero hindi ano CPR music. So, CPR music siya, para kaya hindi siya nasisipa. Tapos, ano, parang talagang radio station. Maayos ang pagkakaiba. O, para po siya talagang DJ po na, sabi ko nga, gusto ko nga magbasa ng balita to si, ano eh, Kuya Idol eh. Maganda boses niya. Ang ganda. Sinampulan kami kaninang umaga, kuya. Nang ano. Sabi niya may plano kasi siya. Since ano, marami nagugustuhan yung boses niya. Na magbabasa siya ng mga liham. Ng mga ano. Ng mga sumusubaybay sa kanya. Oo, parang Papa Jack. Pero parang ano, Kuya Eddie yung dating. So, nagpatugtog na siya ng music. Tapos nagbasa na siya ng sample. Aba, nagbabasa siya ng sample kasi yung kaibigan ni Ate Kim. Pero pero wala naman talaga siyang binabasang ano sa isip lang niya. Sa isip lang niya yan. Kunwari. Pero yung kaibigan ni Ate Kim. Yung kaibigan ni Ate Kim, si Ate Jen. Panayang comment. yung boses ni Kuya Idol na sabi, tama yun. Kaya sabi ko, babanat din ako dito para matahimik ng konti. And si Idol, sabi niya, hindi na ako makapagtakan dahil sa aking nararamdaman. Sabi ko, ay, namulikat! Namulikat? Ang ganda-ganda na kaya. Yung mga ano niya, yung story na kunwari may nag-send sa kanya ng story na yun, yung alaala ng nakaraan. Kunwari may na binabasa niya. Nangyayari naman talaga yun sa mga OFWs. So, ako naman, seryosong nakikinig kasi itong dalawa ang ingay. Ihirin kasi ni Ate Janice eh. Oh, tama yun. Kaya sabi ko, okay. Ako yun. Kagaya din ako. Kaya sinabi niya na, ayoko na lumingon nung ako ay papaalis na. Sabi ko, baka mabigat kasi yung baneta. Tapos nung nandun na ako sa immigration, sabi ko, baka ang bilis. Baka walang tao.
Pati si ano eh, pati si Master Jim, pati si ano si Fiona. Sumali nga din eh, si Ma'am Fiona Rivera. Nag-stay kaya siya last night sa akin hanggang alas dos na na yun, Ma'am Chu. Pati sila ano, Mona Lisa. Ayun, Mona Lisa, oh. Sino nagtuwad? O, may nagtuwad ba? Wala naman sa may nagtuwad sa kanya, kay Mona Lisa kanina. Ano? Ano? Hindi ko alam yung tuwad. Ano yung sabi doon? Thumbs down. Tumambling thumbs down. Ay, ganun. May nag-thumbs. Ah, yun sa live stream mo nga pala. Oo, tama kanina. Nagtataka kami. Sabi ko may isa. May isa nagtuwad. Sabi ko, ba? Nalalaman ba yun kung sino? Opo. Habang nanonood kayo, makikita nyo doon sa ano. Kasi di ba, pag nag-thumbs down ka, ay pag nag-thumbs up ka, punta ka sa thumbs up, ano, makita mo doon yung may nakatuwad. Ah, pero alam ko sino nga, kung sino. Hindi po. Wala. Pero kapag, makikita mo na lang yung country kung saan siya kapag sinners mo. Opo. Pero minsan, huwag nang alamin, di ba? Useless na rin. Hayaan mo na yun. Ano naman yan eh. Parang ano lang yan. So, kaya nga nilagay yun yung may paliwanag si Mamuchu dyan. Paliwanag mo, Mamuchu. Paliwanag ko dyan. Sa tuwad. Pag nagkaroon kayo na tuwad, huwag niyong iisipin na may personal na dahilan. Minsan, ang nagtutuwad sa parang minsan, ang yung nagta-thumbs down, kung taga-Amerika sila, ang dahilan ng pagta-thumbs down ng mga Amerikano kasi dito is pag nakita nila isang live stream at hindi nila naiintindihan yung salita, ang pag-thumbs down kasi sa kanila, hindi ibig sabihin hindi nila gusto yung ginagawa mo or ayaw nila sa'yo. It's just the fact na babasahin ng aso ni Lolo, ni Lolo ay hindi pala ganitong klaseng mga video gusto mo. So pag nag-thumbs down sila, automatically, pag next time na maghahanap ng recommendation si ano, si Lolo para doon sa user na yun. Hindi nalilito yung ano, yung mga tulad natin na nangingista or yung mga Filipino languages. Pag hindi na siya pupunta ulit. Hindi na yan automatically para sa kanila sa mga taga-America, pag nakakita sila ng video, pinumps down nila. Hindi dahil sa ayaw nila sa'yo. It's mostly because para hindi na nila makita yung ganung klaseng video or hindi na ma-recommend sa kanila. Kasi minsan mapadaan ka lang sa isang video. Hindi rin kasi nila maintindihan yung sinasabi, kaya ganun siguro. At saka kasi sa mga ano, sa mga tao dito, sa kay Lolo kasi, pag nanood ka lang ng isang video lang na ano, na maski hindi naman ano, hindi naman yun yung hinahanap mo, automatically, i-recommend na yung mga iba't ibang tao. Oh, tama. Para sa'yo. Tama, ako nga, oh my, nilike lang na ako yung tungkol sa animal, ano, planet. Ano, kaagad. Lagi na lang meron nag-up sa akin. Sa namukal na top 10 animal na ang pinakita sa inyo, tapos mga puppy videos. Tama. Kaya nga, papakita ano, na. Maski yung ano, mga paborito kong artists or mga YouTubers, pag meron silang ginawang top 10 list, hindi pinanonood. Kasi pag pinanonood ko yon, automatically, ang gagawin ni Lolo, magbibigay siya ng mga websites na puro top 10 list lang. Uy, ang ingay ko dito, nag-ano pala, online study pala yung amo ko. Isang tangka. Narinig ko na lang yung mga ano, bye-bye, sabi ng mga estudyante. Teacher ba yun? Hindi, nag-aral siya nung drawing din. Isang tangka, ano? Isang tangka. Yung amo ko. Pwede kayo magturo na yung mga ito, turuan namin. Madam Alex. Inchik. Pero grabe no, I mean you never know na magiging ganun kakomplikado ang YouTube mo. Hindi mo talaga kalain. Komplikado po siya, pero gusto niyang umulan, kaya no, kailangan kong itago yung basahan. Okay. Komplikado po siya, kuya, pero in a way, once na naka-adapt tayo, kakayanin yan. Kasi alam mo yung pag binuksan ko ng YouTube studio, walang analytics, ang daming mga ano, kung parang office staff na
STUFF. Ang dami-dami doon. Yung audience, yung mga ganun-ganun siya. Sabi ko, hindi ako pa talaga alam yung mga gatong bagay. Yung ako eh, di ba una ko, artist kayo, tapos pag-click nyo na yung studio, all of a sudden, marketing manager. Ang oo. Kaya ang ibang artist, may ibang taong gumagawa sa si Jim Lee, si ano. Eh tayo, sino bang gagawa para sa akin? Buti ka, tumuluman ako ni Kim. Maganto, kuya, ganto kanya. Ah, para akong grade 1 student na. Pero mabilis ka na, mabilis ka namang matuto. Si Master J nga eh, walang tiyagang magano kasi siyempre busy siya. Ang dami niyang nagawa. Ayan. Pero kaya ang bilis niyo pong matuto. Bilis ba? Kasi habang sinasabi ko, pag sinasabi ko kasi sa'yo, pinupuntahan mo na kagad. Yung tinitingnan mo na kagad. Ganun yung sinasabi ko kay sis Mona. Kaya lang kasi, meron na pala siyang ibang host na kinontrata. Sabi ko, ako na lang. Kaya si Mamut. Nagkirmahan pa yata sila ng kontrata. Aba, may sahod ba? Sabi ko may. Yung ano, yung co-host niya po, si Ruel, ayos naman na ho. Ah, nakakatawa nga. Makata pa nga yun. Magaling siya. Tama, magaling siyang mag-ano. Makata siya eh. Magaling siyang mag-host. Oo. Sabi ko, hindi kita naiintindihan masyado dahil Tagalog ako, pero I like you. Yeah. Sabi ko, sige, continue ka lang. Dahil makata ka eh. I need variety in my, ano eh, in my listening habits. Sige. Sige, mag-isaya ka lang. Pero saan siya base? Saan siya base? Sabi meron nga napag-graduate na nila kaagad eh kanina. Si Mary Jean, tinutungan nga nila eh. Umabot ng specific number. Umabot si Mary Jean. Pero yeah, may nag-graduate sila kanina. Tulung-tulungan sila doon ha. Naka 20 plus thumbs up na agad si sa first ano niya yan, LS niya. Oo. Oh. Ang thumbs up talaga malaking tulungin mo talaga yan. Opo. Opo. Actually, maski thumbs down din po, ano eh, tawag dito, okay lang din, oh, okay po lang din. Thumbs down eh. Basta may reaction yung viewer. Discounted din. Kasi considered siya as engagement. Ibig sabihin, you know, may nanonood. Tama. Kaya okay lang. Huwag lang daw na mas marami yung thumbs down. Pag kalahati, yung ratio po niya eh, kalahati, or di kaya mas mataas yung dislike, ano, magtanong na kayo. Teka, ano pa to? Kung may pa-isa-isa lang or dalawa, pero in comparison sa like ratio nyo na mataas, baliwala lang ko yun. Pero pag sabihin natin meron kayong 21 likes tapos meron kayong 14, 15 dislike, magtaka na kayo. As in, teka, sino sa Disney dito? Sino kayo? Sino dyan gumawa nito? Pero bakit kaya yung sa akin? Dalawa yung nakikita ko noong sinisip ko. Iisa lang yung nagpakita sa record ni ano, YT. Pag sinicheck ko na siya kalat. Iisa lang nagpapakita. Ayan, may kwento ko si Mona. May story ako, may channel ako na punta ng business ko sa iyo. Ano? Masahin mo na lang, ayoko na sabihin eh. Oh, ano daw? Tingnan ko ha. Intriga ka ba? Simona Liza? Yan, basahin mo. Nakabasa mo ba? Ay! Sumasayaw, inari. Ha? Talaga? Di ka malakas ang ano. Ano, whitey ba yan? Whitey ba yan? Baka mamaya, ibang ano na yan ha. Oo. Oh. Ah, inalis talaga? Imposible hindi malaman ng YT yan. Kaya nga. Sobrang sipag ni Mona mangisda na punta sa ibang sa dagat. Ibang lawa. Hindi visit masyado. Pumunta na sa pinaka-deeper area ng Karagatan. Una, isa yung mga nakikita niya. Next thing you know, pusit na. Pagkatapos sa pusit, ayan na yung mga lamang lupa ng Karagatan. Ayan na yung mga jellyfish na hindi mo makita kung alien ba o hindi. Mga alien, oo. Mga hindi mo nalang yung tawag sa kanila, di ba? Oo. Scientific thing.
Oo, di ba? Yung mga parang, meron ba pala ganong klaseng isda? Yung mga nakikita mo doon sa video na ganun? Dahil nasa pinakailalim na sila ng ano, yung dagat. Tapos, umiilaw na sila. Yung may sarili sila ng ilaw. Umiilaw na sila, may antena sila ng umiilaw. Yun yung ano nila. Doon sa misis si Mona Lisa eh. Una mga bangus yung nakikita niya. Set, maya-maya yun. Alam niyo, parang ano, mas mauunahan pa ako ni Sis Mona na sigurado yan na mamoni. Kasi ngayon pa lang, ano na siya. Hello, si Ana Marie G. Hello, Ana Marie G. Ana Marie G, ikaw ba yung si Ana ba to na nasa Italy? May friend kami na Ana. Ana. Siya ba yung dahilan ng kanta? Yun na nga eh. Nung kasikat. Kaya ka marami nagsasabi. Ano? Kasi ano na, grabe solid fan namin siya. So think na 1996 pa yun. Opa. Wala pa sa Pilipinas pa lang siya. Tapos hanggang nag-Italy siya. Tuloy-tuloy pa rin yung communication namin. O siya, si ano to. Ano yung anong greeting sa Italy? Ano? Buongiorno. Ano ba ano eh, si Papa Chocat yung nakakaya. Hello, Ana Marie. Meron kaming barkada, Papa Chocat. Sino nasa Italy rin siya? Nasa part ka ba? Ano part ka ba? What part of Italy? Nasa Venice naman. Si Venice ba yun? Ni, ano? Ito si Ana, yung napaka-solid J. Brothers. Noong pa. Tapos, sa Milan. Katulad po ni, ano, ni sabi ni Ma'am Fiona, kababata nyo daw sila. Lagi daw kalaro nyo noon. O, si Fiona rin, no? Si Fiona rin. Mm-hmm. Tapos, meron na kami kasi kanina pangalan niya Olet Garin siya. Tapos, yun, nag-stay siya sa LS ko hanggang alas 2 madaling araw. Alam mo yung ano yung Olet na yon, yung Solid J Brothers din. Opa. Ano siya? Yung pasaway. Meron kasi contest sa SOP. Opo. Novelty song, kung baga ganun. So, anong nangyari nun? Ang kalaban namin ay Sex Bomb. Tapos yung si Gladys. Apo. Sino pa? Yung ano? Mga mapamacho-macho. Yun na yun. Ay, Masculados. Masculados, yun. Yun ang mga ano namin, mga kalaban namin. O, kompetensya sa ano nga. Tapos ang namin. 96 pa, kuya. Ayun, di ba? Voyager pa, oh. Sipin mo, ganun katagal. Hindi pa kami J Brothers. bago mag J Brothers. Kasi 1996 na yung J Brothers eh. So, ganyan kami katagal kakilala ito ni Ana Marie. So, balik tayo doon sa, ano, sa contest. Isipin mo, think, Sex Bomb pa lang, talo na kami. Kasi bakit? Araw-araw sila nasa TV. Pinapromote ang song, di ba? Bawat ano, ganto. Eh kami, minsan lang kami lumabas. Gito, ganyan. Tapos si Gladys ba yun? O si ano? Sino isa? Yun. So sila, pero nung alam mo yung in-announce na ni Herman Moreno yung ano, sabi niya, mga pasaway, walang super. Alam mo, yung galak na hindi mo maintindihan. Opo. Kasi before pa kami pumunta dun sa, ano, sa Araneta, ay, sabi ko lagi, eh, wala tayong pag-aasa. Napaka-negative ko minsan eh, which is wrong. Mali talaga yun. So, sabi ko, anong laban natin? Anong laban sa expert? Sabi ko, it's true naman. Pero nung nalo kami, sabi ko, grabe. Hindi ko makapaniwala talaga. Yung pasaway, natalo na lahat sila. Yung, wag, ah? Yung sak, ah? Wag, okay, sa, sakay, yung sakay. Sakay na. Sasakyan kita. Yun, yun. Tapos yung, sasakyan. Yun. Kaya, yung kasapyan, yung kay ano, yun yung makasabay naman kay macho, yung mga maskulados. Yun. Oh, Jumbo hotdog, kaya mo ba? Jumbo hotdog. Yun yung mga kata nila sa aming pasaway. Ay, kami nanalo. Ay, salamat. Wow. Doon rin ako naniwala na minsan walang hokus-pokus. Diba? Walang politics. Kasi, let's face it, diba? Maraming politics eh. Sa mga contest, diba? Ay, ito pa panalo natin. Before pa ma-announce ang ano, ang winner. Kumbaga dati nang naluto. Dati nang naluto, hindi pa natapos. Oh. Yung time na 'yon, naniwala ako na, uy, wala pa lang luto. I mean,
Pero like, totoo naman, diba? Beauty contest o ano pa man. Sabi mo ako ng contest yan. Kaya ganun. Yan na, kwento na nga. Binalikan ko lang. Meron naman katalang ganun. Ayan na, oh. Yung iba nga binabayaran na para makapanalo lang. Ito yan. Na, intro niya yan? Yun, sumasayaw pero may towel siya. Okay. Magkana kasi mag-explore ng iba't ibang mga channel. Oo. Sisid ka kasi ng sisid. Yan tuloy na gawa mo. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka naman masyado sumisid. Yan, dito naman ako. Sumisid. Andiyan pa ba si Anna Marie? Andiyan pa ba si Anna Marie? Ala, ang daming ganun na mga channel. Tapos kung ano-ano yung mga topics niya. Buti sa akin, mahal lang ngayon. Si Janice kasi naiumpisa lang sa shortcut na yan. Di ba, TikTok kasi mula na rin mapulyot, di ba? Oo, TikTok. Ay, Diyos ka, sinabi. Grabe yung TikTok. Dinilita nga po yun eh, sa app ko. Tinanggal mo na? Tinanggal ko na po. Ako tinanggal. Doon ka maraming pwedeng drawing. Hindi, tawag ko to, isa kasi sa pinakayo ko, yung nakikita ko yung mga kabataan, ginagaya yung parang sabi ko, ayos na sana sa akin yung mga bata, pag sumasayo sila or kumakata sila, it's like parang wholesome. Hindi yung mga ginagaya na nila, yung mga stepping iba. Oo, kaya sabi ko, hindi. Yung lakas ng sis Mona. Ang kita. Bigla na ba? Ang imagination baka ba naging ko yan? Alam yung babong. Baka matutulog ka na. Ang sarap kaya ng ulan. Tapos kumukulog kumigit lang sa rin. Higop ng sabaw ng bulalo. Oo. Oh, sarap yun. Champurado tapos naging mga bear brand. Ay, sabuyan mo ng Alaska sa to. Or sarap. Carnation, di ba? Oh. Pagkasa. Wow. Hindi pa usong internet, no? Diba? Oh. Nakano ka lang, nakakulo. Ayan. Dito ka, kuya. Nakikinig, sabi ni Anna Marie. Oh. Soft-spoken to si Anna. Soft-spoken. Ayan. So, siya ho ba talaga yung inspiration po sa kantang yon? Ano ba talaga? Hindi, anak ko po uso kasi si Nonoy Tanata o isa. Opo. Isang kupo. Oh. Tapos, natimingan na si Anna before pa nga nag J Brothers. Nanonood na sa amin yan. Voyager pa lang kami. Siguro opo. Alam niyo na yung Voyager. Tatlo lang kami noon. Opo. Drummer ako, si Jay Baista, si Joey, JT, gitarista. Opo. So, tumutugtog pa rin kami sa, let's say, sa Cafredi, sa opo. Tagaytay. Opo. Mm-hmm. Ganun katagal yun. So, wala nung... nagkita uli kami ni Nonoy Tan kasi nung... So, opa. Kaya tinuloy na yung J Brothers. Pero before that, rewind ko na ng konti. Opa. Jimenez kami. Ang first band namin is Jimenez. Uh-huh. Sama yung sister ko. Opa. Salimpusa lang ako nun. So, after that, naging Jimenez Music Machine. Opa. Bakit Salimpusa? Bakit Salimpusa? Tumutugtog sila. I was in high school. So, let's say, third year, fourth year high school. Hindi ka hindi po na timing lang yun. Tawag doon, so kasama ko sa tugtugan kasi wala may iban sa bahay. Nananood ako lang mag-isa. Si mama at papa nanonood. So, ang nangyari, parang tawag doon, natutulog rin ako kasi antok ako eh, mata ka pati. So, after that, naging Jimenez Music Machine. Uh-huh. Kasama na ako doon ng Holland kami sa Netherlands, That was my first abroad. So, 2 years kami sa Netherlands. Apo. And after that, nag-asawa yung kapatid kong babae. Mm-hmm. Naiwan kami tatlo. So, yung tatlo, yun ang Voyager. Yan ang kwento doon. Tapos, sunod-sunod na kami. J Brothers na. J Brothers na siya noon. I see. Yun ang kwento ng J Brothers. Tapos, yun na nga. Naging teams ako yun ng high school ako eh. Nabasa ako ng isang babae pangalan Ana eh. So, oh, ganun. Opo. Ah.
Totoo ba yun, Ana? Ang mga ana, mahilig mong pastel? Sabay ka nun. Ganun. Hindi naman siguro. Hindi naman ho siguro lahat ng ano, ana. Kasi mayroong Annalisa, may Annabelle, may... You know. Tama. Tama. Dapat specific. Lahat pa ng lahat pa ng mga ano, Annalisa, mahilig mag-bastard. Yun ang tanong ko. Pero alam, ako kasi, pag naligaw ako, siguraduhin ko na gusto rin ako ng mabahay, kaya hindi ako nababasted. Ay, nako. Kuya, ako ang hari ng kabasted dun sa eskwelahan namin. Eh. Nakapito ako ng dalawang school. Aba. Nakapito kang basted o pitong... Pitong basted po. Pitong basted sa dalawang school year. Kaya alam na nila, pag-aakit na ako ng ligaw, sabi nila, pastahan tayo. Busted na naman niya. Kabig ka ng kabig kasi. Eh, ang dami bago transfer po eh. Ano ba gagawa ko? Alam mo. Ano ka ba? Tawag doon, athlete ka ba? Basketballista, doon yan? Hindi. PRO po ako at saka artist. PROD? Bahala ka mag-PR, di ba? Hindi, PRO po. As in, di pa pag ano, nag-e-elect sila sa high school, di ba? Nag-e-elect ng mga officer. Meron yung PRO, yung public relations officer pa. So, yun ang lagi ko. Laging for some reason, doon ako laging binabaksak sa PRO. Sabi ko, ano ba, meron itong PRO na to? Ako lagi naboboto dito. Walang mo. Visit na yan. Sabi lang, gusto lang nila siguro na ako yung papuputahin nila doon sa mga sports events. Ako yung magkakausap sa mga yung newspaper. Ano. Tama. Kasi yung mga meeting-meeting ng mga kada klase, di ba, para sa newspaper, ang pinadadala ng mga klase is like yung PRO, hindi yung president, hindi yung ano. So, ayan, oh. Balikan natin yung si Ana Mario. Nakakatawa yun. Ako nga nabasted. Ganun ba? Kababayan ta. Huwag ka naman ganun. Babae dapat nililigawan, nilalaki. At saka balikan natin si Mona. Nabibitin daw si Mona. Pag alis ang towel. Inaabangan yung towel. Nakakabitin. Pero ano, diba? I mean, sometimes, I don't know, minsan kung babae ang gagalaw o ang magagawa ng move or ang lalaki, diba? Kaya, mahirap rin ang pagbabae, may gusto sila kasi alam naman sila maggawa ng ano, lalapit sa. Opo. Saka depende rin po sa kultura ho yan. Dahil nung dito na ako, nung nadito na po ako, doon ko po talaga naranasan yung mayroong magkaroon ng crush sa'yo, tapos yung babae pa yung mas aggressive. Ito talaga Oo. Tsaka hindi minsan ano kampihan pa yan, may mga kung hindi yung babae yung maliligaw sa iyo, ang maliligaw sa iyo yung mga kaibigan nila, sila yung magpapadala sila ng ninja nila. Ito sulat sa iyo. Ano yung tawag doon? Bridge of love. Hindi naman po sa tulay, ano, parang imbis na ang chaperon. Opo, parang chaperon na rin po, pero messenger eh. Parang ninja nga po eh. As in, ito sulat sa'yo. Okay lang birthday mo. Okay. Bakit mo tinatanong? Wala lang. Tapos next thing you know, may birthday sa locker mo. Yes. Max, ang galing-galing naman. Nagkaroon ka ba ng ano, girlfriend na siyempre sa tagal mo dyan, di ba? Ano yung iba't ibang lahi na naging girlfriend? Ayun ako, ayan na naman na. Ayan na naman tayo dyan. Si girlfriend, ma'am. Bago sa kanya, opo, nagkaroon po ako ng iba't iba, siyempre, dahil hindi maiwasan yung California, melting pot siya. So, iba't ibang kultura, iba't ibang lahi. Then, at the same time, dahil Pilipino ka, exotic ka. So, magiging target ka no matter what. Pero mas mahirap kung Asyano ka. Kasi, kung maliligaw ka sa Asyano, ang hinahanap ng mga Asians na taga rito, is hindi ka FOP or fresh off the boat. Ayaw nila na fresh off the boat, eh. Ganun? Opo. Bakit? Parang ano, parang sa atin, pag ano, ang pang-asar natin sa mga ano, di ba, prom-di? Pag prom-di ka, parang automatically target ka. Ganun yun. Para sa kanila, ang FOB, fresh off the boat, parang prom-di yun. Prom-di ka. Walang. Opo.
Maski kapwa Pilipino ko rin eh, ano eh, hindi ko, iba sa kanila, hindi ko kasundo kasi alam nila, bagito lang ako eh. So, parang feeling nila, prompty ako na, bago lang to, hindi pa nakaka-adjust to, ganyan-ganon. Or, hindi pa marunong mag-English yan, palukto pa English yan. Alam mo, sorry to say ah. Sorry to say, kasi, yun nakakalungkot sa ano ng Pilipino, no? Minsan sa abroad, no? Especially pag sa US, kasi English na yan, diba? Opo. At yung mga, kasi nung pumunta ako sa New York, no? Ando na, nasa may cashier, no? Kasi sa may bilihan ng salad o sandwich, ganyan. Mm. Hello, hi, gumano yung Amerikano? O, hindi Amerikano. Ano, Espanyol o Mexicano, gano'n. Opo. Where are you going? I'm going to Javits Comic Con. Oh, really? You're Filipino, right? Gumano na yung ano, yung Spanish. Yes. Of course. She's Filipina. Pag gano'n sa she's Filipina, alam yung Filipina, hindi kami pinapansin. Parang, ha? Hindi, gumiti lang. Oo, yun na nga, gano'n. May gano'ng mga Pilipino. Alam mo, hindi na, oh, kumusta kayo? Ay, sabi ko, ano ba itong mga ito? Hindi naman, anong pagkakaiba sa ano? Di ba? Kumbaga dumaan lang kami sa New York, uwi rin naman kami. Ano? Ba't ka ano, snobbish ka? Nalungkot talaga. Oo, oh, meron ganun. Oh. Marami. Meron talaga kahit mga ganun na para nawala yung identity nila. Simula na nalipat sila sa ibang bansa. Pero marami din naman, hindi lahat ng ano, katulad nila. Mas marami pa rin tayo na talagang pag nakakita ng Pilipino, kulang na lang yung mag-fiesta. Oo. Oh. Yun lang ang na-experience ko sa New York. Pero, tuloy pa rin naman. Ako kasi, nasanay ako sa ano, sa dami ng sa trabaho namin banda, di ba? So, ba't iba nang mimit mo mga tao? So, as much possible, mag-adjust ka. Makikisama po. Oo, sa lamesa. Kausapin mo ang manager, CEO o owner ng bar or whatsoever, di ba? Tapos, kahit ang janitor, so extreme, di ba? From taas, posisyon, sa kanyang mga posisyon, lahat kakausapin mo yan. May police, minsan may hindi ako, hindi ako ganun, no? Ay, mabait niya si Ana, mabait siya. Mabait. Si Manolisa. Mabait niya si Anne. Oh, hindi rin, mabait rin si Mona. Kinikwento ko lang kaya sabi ko sa New York hindi man kayo yun. So, ibig sabihin, kaya sanay na rin akong maano, yung kahit anong reaction sa akin ng tao, okay lang, go. Kasi, totoo rin to, once na nag-abroad ka rin, lalawak rin yung pananaw mo sa buhay. Ay, sinabi niyo po. Lalawak. Kasi, yung culture, yung ugali ng ibang lahi, ay ganito sila, ganito sila. Pag uwi mo sa Pilipinas, ba't ganito yung Pilipino? Tataka ka. Bakit ganun sa Pilipino? Isipin mo nag-tsunami before sa Japan. Tapos nung, nung nagkaroon ng mga relief goods, pila sila, pumipila lang sila. Di ba? Pag dumating. Tayo, pag dumating yung galing sa City Hall, hala, nakita mo sa TV, di ba? Kahit may, tayo, may crisis, walang pakialam sa ano. Isipin, yun ang kulang sa atin. We, even though ang Pilipino, marami tayong magandang traits, di ba? Like, magalang, warm tayo sa ibang tao, pero marami rin tayong nakakalungkot na dapat mag-uwin mo. Yung mga hapon. Opo, yun din pa sinasabi ko sa mga kaibigan ko na foreigner po eh, na, tama, kasi, syempre, ever since na lumitaw si Pacquiao, lumitaw itong mga Filipino actors or Filipino-American actors dito sa Hollywood, parang all of a sudden yung spotlight na punta sa ating mga Pilipino. Lahat mga kaibigan ko, mga foreigners, fascinated sila sa culture natin. Pero ang sabi ko, okay, tama, hospitable kami, warm kami, pero you have to understand na meron din kaming, meron din kaming mali na kailangan ma-understand din nyo. Just because nagrito ang ugali namin does not mean na, na masama kami or something. Kasi meron iba sa kanila naninibago rin na but yung yung parents nung isang kaibigan ko Pilipino, masyado silang careful sa aming mga itim. Sabi ko, ganyan talaga, don't think na racist sila or something. Nasanay lang sila, hindi lang sa inyo yan, pati sa mga puti, ganyan din sila. It's normal na sa kanila na ganyan yung ugali nila because
naging colony din kami ng Amerika eh. Yun ang, iba sa kanila, hindi naman sila makapaniwala na naging colony tayo ng Amerika. Sabi ko, oh, hindi talaga. Naging colony kami, binenta kami ng Spain sa inyo. Ganyan-ganon. Yeah, tapos, sabi ko, colonial mind yan talaga. So, huwag niyo iisipin na merong racial reason behind sa pagiging maiwas nila. It's just the fact na dahil maraming American bases sa amin, madalas doon, ang stereotype sa mga foreigner is iba pagdating sa inyo. So, please understand na lang talaga. Hello, Tama ID. Tama. Yan, pagtulog daw. Sino ang pagtulog na mabait? Si Mona. Ah, ganun ba? Di matulog na tayo. Matulog daw kayo. Mamuchu. Ang aga mo nagising, Mamuchu. Hindi pa po ako natutulog. Eh? Matindi ka na, Mamuchu eh. Grabe. Kung baga, ano yun. Pinaghahalo yung Red Bull tsaka ni Pobitan. Opo. Hindi naman ho. Kayo naman po. Sababog na puso ko noon kung gano'n. Hello, Erin. Yan. Hello, 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 hello. Si Erin, ngayon ko na kasama si Erin sa ano. Sa LS. Hello, Erin Moralia. Where are you from, Erin? From Philippines o sa ibang bansa? Alam mo mga pangalan natin dati before Pinoy na Pinoy? Juanita. Actually, yung Juanita, Spanish na nga yan. Opo. Yung ganyan, mga Dave, Jeffrey. Pangalan ko yung Espanyol, Spanish na Spanish. Espanyol, ako, Amerika na nga. It's yun, di ba? Amerika. Ah, Dubai. Oh, hello, hello. Habibi, Habibi. Yeah, yung tunay na pangalan ko rin po. Ano, masyadong Americanized po. Eh. Pinilit ng mama. Ayaw niyo daw. Yung tatay ko sabi, gusto ko Spanish. Kasi Spanish ang last name. Hindi. American. Oh, ayaw ko sa Spanish name. Tingnan mo yung pangalan ko, Ofelia Salvio. Ang pangit. Spanish name. Yung airbus ko, talaga pinagpilit talaga. Hindi. Ito. Dapat English yung pangalan ng dalawang anak ko. Oh, ganyan. Kaya dalawa pa. Hindi lang isa, dalawa pa pangalan. Talaga sinagad ang nanay ko. Ano pangalan mo? Ano nga palang pangalan mo? Carl Anthony Contreras. Wow. Artist, ano? Yeah. Ayan na, good night muna si Anna Marie. Thank you so much, Anna Marie. Yeah, maraming salamat, Anna. Ciao. Ciao ba yun? Ciao? Tama ba sa Italy? Ciao. Yeah, ciao. Ingat po. God bless, and hello, Sue. Ayan. Si Erin, busy, kaya ngayon lang nagparamdam. Yala. Habibi. Yala, MJ. Chokran. Eh, saan siya? Nasa? Dubai. Diyan kami dati before sa Deira. Tumungkog kami sa Deira before. Hello, Sadiq. Hello, Sadiq. Sadiq. Natatawa ako sa ano. Punta ako ng Dubai. Eh, makuti ako, di ba? Ang kwento kasi pag makuti ka, ginagado ko sa mga Arabo, sa mga ano. may kwento ganun nga. Tapos eto na. Habang nagpupunta ako ng mga, pag lumalabas ako ng sa kalsada o bus o ano, punta ako ng department store. Pag naglalakad ako, lalo na kasi mangot, nakakunot noo sa kayuko. Ngayon, parang bamboo style. Oo. Kailangan kayo. Kasi natakot kaya ako kasi ang laki ng mga Arabo. Malaki sila. Bibit-biting ka lang sa leeg yan, wala ka na. Yeah, so, ang kwento pa naman dun, wala pa yung Grab, wala pa yung mga Uber na yan. Meron silang katawa na parang private ka, pero pwede ka maging service or something, babayaran ka lang. Parang ganun eh, nakalimutan tao. So there was a case na, example, mag-jowa o mag-asawa, di ba? So nakasakay na sila sa kotse. Tapos, tawid disyerto yun eh. Tawid ka ng disyerto. Ano mong ginawa? Yung sa haba ng disyerto na yun, highway yan, di ba? Opo. Kumanang ka ba o kumaliwa, once na ginawa mo yun, hindi ka na matitrace eh, kasi yung sand, pag hinangin na yan, wala nang tracks ng gulong, di ba? Opo. Ano mo nangyari sa couple na yun? Ano po? Ginahasan nung driver yung lalaki. Tapos binugbog yung babae. Yeah. Ay, baliktad. Bakit yung lalaki ang ginahasan? Ano ba yun?
kasi pag binasa daw yung babae, makagalit, hindi sila makapunta sa ano, sa alam mo na, dun sa oh, okay, nawala. Haram siya. So ganun, sabi ko, kaya tinakabahan ako. Pero nung, let's say, nung mga 1 month, 2 months, walang kumapansin sa akin mga Arabo, okay na, nag-smile-smile na ako. Tapos ba, naglalakad ako rin, nakasando lang. I don't think, halos wala nagsasando rin. Kasi ang init-init. Oo nga po. So, ganun, malamig lang sa ano, sa November, December. Eh, ang sabi nila, yung sa Arabo, no, pag nakita nila yung lalaki na walang balbas, eh, madam ka, babae ka. Yun na nga, nagpahaba ko rito ng goatee. Ay, grabe. Sir Dance, ay, bossing ko to. Ako. Ah, bossing niyo po. Hello po. Ah, baka may meeting ba tayo, Sir Dance? Tigil ko na to. Bossing ko yan si Sir Dance. Hello, Sir Dance. Sensya na. Magaling rin na. At si Sir Dance nga pala, ano siya, thinker siya ng Marvel before. Right now, kumagawa pa rin siya. Ooh, I don't... Si Emma Frost. Emma Frost. Oh, ba? White Queen, ha? Ayos. Yeah, yan, White Queen. Watch it. Siya yung kasama ko sa ano. Siya yung kasama ko sa New York, pre. Parang mamuchu. Yung kasama ko siya. Ah, nice to meet you po, sir. Oh, Sir Dance. Yeah. Mga artist din na katulad nyo. Nakakatawa mga experience namin dun kasi, di ba ano yan, merong ano, Fourth Ave o East and West, mga ganun, di ba? Opo. Eh, may binit kami pagkarami-rami mga comics. Talagang mga graphic novel, grabe ang dami. Tapos, eto na. Eh, yung cellphone namin, importante-importante yan kasi syempre, pag naubusan yan, Google ka lang, di ba? Wi-Fi ka, nasaan ka na? I-google mo lang, Google Map, kumbaga. Opo. Eh, walang yan naman talaga. In on off. Kasi kwento ko muna. Dali lang muna. Kaya lang battery. Yun lang yung ginagawa ko. Ba? Ito yung magiging sombrero niya. Ito na. Ah, ang taong malis. Ang tang. Tawa ng amo ko. Hindi flat yung ilalim niya. Bali, pinaloob ko. Ah, eh, mukha siyang mais na. Oh, sorry. Okay, ayos lang po. Anyway, ayun. Para ko. Ano, mais? Kala ko mais. Oo nga, di ba ho? Para mais siya pag tinignan. Cut ano, siya. Lagayan siya ng baso, pwede. Parang cupcake siya yung lid. Hindi din siya. Ano purpose? Di ba pwede yung baso tapos sa ilalim para di mabasag? Pwede. Tusukan ng ano, ng karayo. O lalagyan na ng ano, teacup. Para pag mayroon ka pwede rin. Tea. Pwede rin. In, how many days mo nagagawa? Saklit lang ito. Kanina lang. Pagising. Maka naman. Uy, talentado rin pala. Talent? Tago ko na. Ayun, so, ano nangyari, kuya, nung ano, maligo pa yun? Okay. Kaya nangyari, kabalik kami yung East and West, napunta kami sa, kumbaga, nakalimutan ko na eh. Napunta kami sa East, instead of West. Di kong todo lakad kami. Sabi ko, walang yan. Tapos, alam mo yung bit-bit na, di ba, maraming ways to carry yung ilang ano, marami. Opo. Una dito sa ano, right shoulder. Opo. Sa left shoulder. Dito sa ibabaw. Wala, ano? Alam mo yung kaluluwa mo biglang humihiwalay sa katawan mo. Oo, oh, parang pakaramdam mo na tumataas. Tapos, andun na kami sa ano, sa, dati, puro kami patawa eh, joke-joke lagi, di ba? So, man, kung nandito kami sa train, sa ano, sa station, alam mo yung mga mukha namin, ganun lang mukha namin. Wala lang kwentuhan, wala lang joke lahat. Tapos, hapre, oh, hapre. Hapre. Grabe, tapos kasi sa New York kasi, talagang maglalakad ka, di ba? Lakad mo. Ay, sinabi niyo po. Oo, Opo. Yung building na sa Plaza Pilipinas, kaya nakikita mo yung Ortigas at Mega Mall, yung Robinson. Lalakarin mo yan. Hindi talagang
sobra pa dyan, sabi ko. Kasi alaga na mag-taxi ka. Ang taxi ka, isa, yan, no? New York experience the best, sabi ni Dance. Kasi magta-taxi kayo sa New York, Diyos ko, lilakan nyo na lang husan. Kung gano'n, di ba? Mauna ka pa sa taxi. Kaya, kaya mauna ka pa ng bisikleta kung mag-taxi kayo. Oo. Kaya yung gagastos ka pa na magkano, di ba? At tipid-tipid kayo namin doon, kumakain lang kami ng mga halal food. Ay, Diyos ko. Ano po yun? Comic-Con po ba yung pinuntahan yun po? No? Comic-Con, no. Ay, masarap po yan. Masarap po halal. Oo, yung mga halal meat sila, masarap nga po. Oo. Kaya ako pala, buti ka na mawala yung kaluluwa nyo eh. Kung yung pinuntahan. Alam nyo naman, delikado sa ganyan sa kod eh. Pag hindi nyo alam yung area, oo. Maliligaw kayo eh. Nagre-rely kami lagi sa ano sa yun nga sa Google Map, di ba? Eh syempre minsan sa tagal mo sa labas, nagkakaubusan ng battery yung cellphone. Eh wala naman kami, I don't know kung nakadala kami ng power bank, pero wala ata. Kaya pinapon-off namin yung cellphone. Opo. Tapos, syempre, ala sa east pala eh, nasa west tayo, wala niya. Parang yung nangyari doon sa isang kaibigan namin nung ano, nagpunta kami ng San Diego Comic-Con. Eh, hindi naman po siya taga-California, so hindi po niya alam yung area. Ang usapan namin, makikita-kita kami sa isang bar na malapit sa con. Kasi magdi-drink and draw. Yun yung ano, para activity, drink and draw siya. So sabi namin, doon makikita-kita yung mga artist, ganyan-ganon. Ang tagal siguro, nakaupo na halos lahat kami, mga nandun na, nagsasketch-sketch na kami, ako na kailang drawing na ako, wala pa yung kaibigan namin, sabi namin saan napunta. Nandun na pala siya sa kabilang city. Eh, nagdadrive siya. Eh, buti nagdadrive siya, pero dahil hindi niya alam yung area, so paikot-ikot siya. Tapos hindi naman kasi pwede na, na tawag dito sa mga roads, na pwede kang mag-overtake, tapos mag-U-turn. Oo, hindi pwede mo ganun. So, kung nakapunta ka sa isang exit, punta ka doon. Tapos punta ka na doon sa Eh, hindi na niya alam yung area. Eh, kapanahon na panahon, hindi pala naman uso Google Map noon. So, So, bandang huli, nakita na lang kami sa mismo eh. Sa con the next day eh. Sabi naman, nasang ka? Naligaw ako. Grabe. So, kayo, alam mo yung sa LA, grabe rin traffic nun. Grabe yung traffic nun. Opo, sinabi niyo po lalo na pag pag rush hour po. Kaya pag ako, pag nagtatabaho ako, sinasabi nila, pag-overtime ako, mas natutuwa ako hindi dahil sa overtime, tutuwa ako dahil hindi ko mabutan yung rush hour eh. Hanggang ano oras ako, alas 9, ayos, lagpas rush hour yun, sige, trabaho. Kaya itong trabaho namin sa Pilipinas, maganda kasi hapon ang pasok hanggang gabi, so walang timing sa rush hour. Ang uwi namin 8:30 or 9, di tapos ng rush hour namin. Aba, buti na. Maganda. Tapos lalo na animation. Nag-animation kami dati, siyempre. Eh, time in mo lang, di ba? Basta yung... Minsan nag-overnight kami rin. Nagtulog kami sa Sa sinabi niyo po, office. Naranasan ko rin po yun nung nag-visual effects ako. Natulog ako sa ilalim ng desk ko. Hindi lang kasi ako natulog noon eh, pati mga katrabaho ko. Nagkataon kasi ang ginagawa namin noon, gino-convert namin ito 3D glasses yung Gulliver's Travel ni Jack Black. So nagkataon po nung time na ginagawa namin po 'yon, nalaman namin na yung outsource ng India. Nagkamali sila sa mga ginawa nila, may mga mali-mali na kailangan ayusin. So, excuse mo na, natatawa ko minsan pag yung ibang country, sorry to say, ha? Hindi ko naman inaano, pero nangyari sa animation din na fix up kung tawagan, diba? Yung ganun. Opo. Tapos pag nakikita yung gawa nila para mapailing ka, binayaran to ng company, o sabi lang Disney, diba? Ginawa yung ganun. Si Winnie the Pooh of Oz. Tapos ang taga-fix up Pilipino. Tuloy. Opo. So di sabi nila malapit na sa deadline. So kailangan balikan namin yung mga shots na dapat tapos na. Dahil hindi natapos ng India, number one. Number two, mali-mali yung pagkakaayos nila. Hindi ma-convert. Di, syempre, kami mga rotoscope artist,
sabi sa amin, ano, mag-double time daw. Hindi, ano, hindi siya 1.5 or ano, pag nag-overtime kami, double time daw. So, pinlano nung boss ko, sino sa inyo ang gustong, ano, tumira sa office for a while? Una, akala namin nagbibiru siya. Kasi, nung sinabi niya yun, di siyempre sabi namin, oh, ayos lang, no problem. Di, noong lunchtime, hindi sa pumunta kami sa usual na kinakainan namin. Lahat kami nagpunta doon sa Target, yung parang ano, yung superstore. Sabi ko, ba't nandito tayo sa Target? Bibili kami ng pajama. Bakit? Di ba, ano, Overnight ka? Oo, sabi ko, ganun ba? Sige, di bumili na rin ako ng pajama ko. Maya-maya, next thing, you know, makita mo, ano na, mag-aalas 6, alas 7, yung ibang department nagsisiuwian na. Kami naman, pila kami doon sa bathroom. Palit. Kasi nagpapalit na kami ng damit. Kaya makikita mo, yung isang row ng rotoscope department, lahat kami nakapajama. Oo. Pero alam mo, pag ginawa mo yan, doon makikita nung boss mo o nung company na may puso ka sa... Opo. Sa kumpanya, kaya, may care ka. Opo. Yun. Yun yung dahilan ko ba't po na ano po ako noon, tawag dito, na-promote po ako noong time na yon dahil nga sa hindi ako umuwi ng isang linggo. Kasama ko ilang kaming ano, mga artist noon na hindi umuwi talaga. Na nung punto mo pag-uwi namin, di ano, uwi ako. Punta ako sa apartment ko noon. Ang tagal ko nakatingin sa ano, sa pintuan, di pagpasok ko sa apartment ko, nandun lang ako sa ano, sa entrance ng apartment ko. Studio apartment siya, so isang kwarto lang siya. Nakatingin na ako doon for at least 10 to 15 minutes. Naninibago ako, sabi ko, dito ba ako nakatira? Parang... Oy, wait muna. Sabi ni mo nalang sa Mamuchu, may love pa yun ang link mo. Link ko? Anong link? Ano, sa YouTube? Sa ano? Or ibang link ang gusto mo na... ano, siguro iyan. YouTube yan, baka ibabaan niya yung ano, yung link mo sa ano, para may ano, mag-isda sa'yo. Ibababaan niya siguro yung link mo sa ibang ano, dagat. Ah, YouTube, my love. Oh, sige, basta sa dali. YouTube, my love, so sweet. Akala ko na, ano eh, yun. Ayun, YT, my love, yun. Ibibigay ko sana yung link sa puso ko eh. Kala ko, ay, hindi pa niya, hindi pa pala niya ikaw, ano, hindi pa niya nadikitan. So, ibaba mo. Ay, hindi ka pa naman moderator dito. Hindi mo maibaba. Aw nga. Eh, pwede siguro subukan ko lang. Yung ano ba, may tarong-tarong rin ako. Opa. Balikan natin yung... Sinasabi silang ano sa ano? Yung ano, Gina Jacket. Eh, yung pangalan mo, hinahilay. Yan, ang jacket. Moderator. Gagawin mo silang moderator. Sabon, kasi yung... Sabon ako yun ang... the host dito. Apo. Tama? Apo. Using StreamYard o using ano pa man. Paano mo nagagawa yun? Hindi mo magawa. Dapat gamit ka na isang gadget na maglalagay. Kasi gadget dito sa StreamYard, ang nakalagay lang siya, report ka sa kablock lang. Walang ano, moderator. Ad moderator. Okay. Pero hindi ko naman laging ginagawa yun. Ikaw na, sis. Hindi mo gawain. Pwede mo magawa, sis. Search mo lang yun na doon sa Mamuchu. Kaya na magbaba. Ano yung... Ano po yung kuya? Sabi niya? Dati, na-experience ko rin yung mga ganyang overnight sa Disney. Opo. Tapos, nagkakaubusan ng tulugan, di ba? Opo. Napunta ako sa ano, sa mismong office ng bossing namin. Sa director, Australian siya. Tulog ko na. Juan Tejera. So, higala ako. Tulog na. Kasi, last stress ng umaga doon. Alam mo na mga artist, diba? Stress, as 4. Gising ka. Tulog na doon. Tapos, biglang mga 7:30 in the morning, may kaluskos. Naririnig. Pag-gising ko yung bossing ko. Gising Australiano. sir, sorry about I slept in your room. Alam mo, sobrang bait. It's okay. Go on, sleep. Sabi ko sa sarili ko, paano ko matutulog and yung bossing mo sa labias na nasa office na, di ba? Umalis talaga. Hindi, patutulogin ka talaga nila na as in, ano, kasi guilty sila eh. Yun ang...
Kasi ang pasok nila is supposed to be 9 a.m. pa. Kasi mga bosses sila eh. Pwede naman ikaw sis Mona. Dalawin mo yung ano, yung bahay ni Mamuchu. Yung kapilig mo. Tawag dito, kuya. May ano, may inside joke nga sa dating trabaho ko. Pag, may, pag gusto ng Marvel na mag-overtime kami. Di ginagawa namin yung ano, yung Avengers. Ino-contact na namin. Tapos naayos namin yung visual effects nila. Lumitaw, meron lumilitaw lagi. Tuwing na yan, tuwing through 2 to 3 weeks before the deadline, may lilitaw na isa or dalawang boxes ng chocolate donut. Wow. Sa ano? Wow. Sa area namin, doon sa cafeteria. Mm-hmm. Pag nakalagay doon from Marvel to Stereo D, thank you very much. Alam na namin ibig sabihin noon. Overtime. Sinong hindi uuwi ngayon? Ayan na. Una, di ba, syempre, nung nagsimula kami, galante kami. Parang kami, sige, susubukan namin. Nung bandang naging jaded na kami, ano na yan, laglagan na. Pasahan, pasahan. Oh, pasahan. As in, oy, ikaw. Oh, ikaw. No, ako, nung isang beses, sabi ko, bakit? Nag-overtime ako last time, ha? Bakit ako ngayon maglaro? Ba't ako nag-overtime this time uli? Kayo naman. Yung iba kasi, yung iba excited pa, simula. Opo. Yun ang ano, yun ang, doon kami natutuwa kasi yung mga bagito, sila yung excited. Kami naman nakatawa na lang kami. Sige. Okay. Okay. Gusto nyo? Okay, sige. Ah, papasok kayo na Sabado? Sige. Go ahead. Hindi namin kayo pipigilan. May mga nagpapaalam pa sa akin eh, nung naging ano ako, naging lead ako, na pwede po ba ako mag-overtime? Sabi ko, sige, hindi kita pinipigilan. No problem, bahala ka. Tatanig nila ako, ayos lang ba sa'yo? Oo, ayos lang sa akin. Baka hindi kasi ako makapasok ng Monday. Yun ang problema. hindi ka pumasok ng Lunes. Ginusto mo yan. Ginusto mo yan. Sabi mo, papasok ka ng Sabado. Hindi ibig sabihin na papasok ka ng Sabado, hindi ka papasok ng Lunes. Hindi. No. So, talagang ano, cutthroat siya at saka tao dito. Mentalist training. Hindi yung katawan mo yung nasasaktan minsan yung utak mo naman mismo yung natutunaw eh. Ano kasi, doon ko nakita yung pag mong abusuin yung sobrang katawan mo. Bakit? Merong dumating na scene sa ano sa Gummy Bears. Ang gagawin ko, ang first scene is may ibon. Ibon lang i-animate mo. Eh, ang ibon sa malayo is letter M lang yan. Diba? Oo nga po. Tapos sipin mo, sabi sa akin nung, Jim, gusto mo ba to? Kaso ang deadline nito bukas. Alam mo mga 300 ata o 250 illustrations yun ha? Oo, frames. Frames. Sisimula, iibon ka niyan. Ang tagal, saka mo na gano'n yun, di ba? Solid na. Saka magkakaroon ng ulo. Saka magkakaroon ng gano'n, di ba? So, ang tagal nung letter M na yan, sabi ko. Kinompute ko siya, ang oras eh. 6 o'clock ko lang yun. Oh, sige, boss. Tirahin ko na yan kasi siyempre, malaking pera dito, di ba? Malaking bayad ng Disney compared sa Hanna-Barbera. Oo nga po. Simulang 6, dinner muna ako. Tuloy-tuloy. Tapos kape. Nakain ng kape ako. Natapos yung alas 4 na o alas 5 na umaga. Di tulog lang ng konti kasi mga 7:30 or 8, balik na ng mga taga-opisina, di ba? Opo. So, nung hindi mo na ako nag-breakfast. Doon nag-lunch na ako. Kuha ko ng tinidor, di ba? Yung tinidor ko gumagal. Nanginginig. Sabi ko, ayoko nang gawin ko na. To think na ilang taon pa na ako. I was 20 plus 27, 28, ganun pa lang. Ganun po talaga. Diyos ko, yung kasi talaga ano. Lalo na ikaw, alam mo yun. So, kaya nga po, maraming nagtataka rin po na sinasabi nila, ba't ba itong mga artists na to, ang hihilig nilang magpuyat? Hindi kami mahilig eh. Kung ano, tawag dito, pag napasubo ka talaga sa isang studio, whether you like it or not, mag-iiba talaga ang lifestyle mo. Magiging nocturnal ka. Hindi mo pipiliin talaga na
As in, susubukan mo na maging healthy yung lifestyle mo and whatnot. Pero okay dahil... na tayo, my love, sabi ni Mona Lisa. Ah, okay, salamat. Salamat, my love. Maraming salamat sa inyong pag, ano, pagbigay ng malaking-malaking saging. Pero yeah, ganun talaga kuya mga artist eh. Kuyatan tayo eh. Oo, oh, totoo. Tapos, usuri natin na ano, kung baka tahimik yung lugar, kung baka sounds lang. Ano, yan. Nakakatawa minsan sa animation kasi minsan wala akong earphone o headphone. Yung sa, meron silang cassette player. Inabutan ko pa yung cassette player. Walang niya kanya-kanyang sounds. So, malilito ko na kung papakiga. May folk song, may pop, may album, may rock. May nagarilyo pa sa loob ng... Kasi okay lang manigarilyo eh, kasi may exhaust naman sa taas eh. Oh, may as long as na, no, as long as na may nakatapat kung ano, sa drawing sa, di ba, cubicle na to, nakatapat yung exhaust ko sa taas. Ang ginagawa ng mga artist, kung gagawa ng improvise na parang chimney, opo, mini chimney using papers lang, yung paper ng animation paper. Opo. Ginagawa doon. Palang yan, kung sabay naman, nagiging yung yun. O, doon na nakaano kasi yung pantretso doon sa taas eh. Oo, kaya gano'n. Alala ko rin. Nakakaano rin yung ano eh, yung pag nag-yosi break ka, yun yung ano eh, yun yung pinaka-looking forward ng mga ibang katrabaho ko. Hindi dahil sa makakapag-yosi break sila. Kasi doon nila malalaman yung mga dumi sa kumpanya. Ah, kwentuhan. Oo, yung kwentuhan. As in, doon ka rin mapapaano eh. Doon ka rin mamumuliti ka, in a sense eh, na yung boss naman. Panagitan mo yung mga boss mo. Hi, sir. Oo, sasabihin mo lang. So, nung time na ano, tawag dito. Meron nangyari, kuya, eh, na tawag dito. Sinundan ko yung isang boss ko na mag-yosi. Eh, kasama ko naman madalas mag-yosi yun. So, nagpunta kami sa isang smoking area. Meron isang, ano, Amerikano, dumaan. Nanghingi ng, ano, ng light. British accent siya. So, akala ko nung una, kasi, ano, tawag dito, kakwentuhan din ng boss ko. Kaya sabi ko, ah, hindi siya, ano, kabag-either kamag-anak ng isang boss ko na Briton din or baka ano, affiliated siya ng trabaho ko. Hindi ko na iniisip ko sino yun. Tapos di, ano, nanghingi sa akin ng ano, ng Yossi. Kasi napahaba yung kwentuhan nila. Isa lang yung nahingi niya eh. So, binigyan ko siya ng Yossi. Tapos di, ano, tinanong niya ako, housework, ganyan-ganon. Sabi ko, oh, I'm just finishing up with Thor, ganyan-ganon. Tapos sabi niya, is it really difficult? Sabi ko, no, it's not difficult. It's okay. I really like this shot. Ganyan-ganon. Tapos ang daming tinatanong sa akin. Eh, tumitingin ako sa boss ko na pwede ko ba sabihin dito dahil ang daming tanong. Para sabi niya, no, din-explain ako na, okay, ito yung ginawa ko, ganyan-ganon, ganyan-ganon. Tapos di, umalis na yung, ano, yung Briton nung time na yon. Hours later, di patapos lang nga kasi kami doon sa, ano, sa unang Thor movie. Di sabi niya, we have a special guest, the director for Thor. Siya pala yun. Wow. Nakadikitang ano mo na dila. Kaya hindi sa na ano eh, una dapat talaga 'di ba starstruck ka, 'di ba? Hindi starstruck yung pakiramdam ko eh. Kinabahan ako kasi sabi ko paano ko nagkamali ako na sinabi ko? Na, oh my God, my work sucks, or oh my God, this is so terrible, mga ganun. Kaya sabi ko, buti pala hindi ako nakapagsalita ng masama dito. Oo. Ala, may tumatawag. Oo, call, incoming call daw. Ano, kasi connected yung ano ko eh. Connected yung... Wait muna, ba't na wala yung drawing? Ala. Pwede ba tayo? Wait muna. Sige, kwento lang, kwento ko lang. Ayan. Pero yun nga, hindi ko akalain ano pala siya pa director. Kaya sabi ko, Diyos ko, tawag dito, buti pala wala akong malinasabi. Pero doon talaga sa smoking areas talaga, doon ka ano eh, doon ka makakamang favors eh. Maski yung ano, yung mga hidden ano, hidden works na, oy, ito yung bagong project na gagawin natin. Gusto mo bang ipamag-ano, mag-testing? Ganyan, ganyan, or teka, ano bang bago? Or
teka, magtatanggalan na ba? Yung mga ganun. Tsaka ano, kumbaga, naging ka-level mo sila kasi let's say nag-smoke, di, smoke, di ba? Oo. Wala namang smoking area for the VIPs, kumbaga. Ano, wala po, diba? Wala po. Doon lahat wala sila. Kasi kung sa kadagiyosi, doon din sila mag-iyosi. Ang pag mangyayari lang is like kung sila mismo yung lalayo sa'yo. Pero minsan, hindi lang may iwasan eh. Dahil ano eh, kumpul-kumpul kayong mga employees, naka-circle kayo. So, syempre, pakaramdam niya, out of place siya kung hindi siya makikisali eh. So, yung boss mo, makikisali na rin yan. Makikisindi na rin. Pero mabait naman yung Briton. Mabait naman po siya, pero ang kaya pala tinanong ako is because ano, siya pala yung director. So, nung sinabi ko I'm working on Thor, na ano siya na, okay, how do you think, ganyan-ganon. Tapos sabi ko, oh, it's amazing, ganyan-ganon. Maganda yung ganito, na ano, excited ako dahil... Ano, diba? Buti na lang, wala kang nasabi. Oh, isa to sa mga unang Marvel movies na ginawa ko, ganyan-ganon. Tapos yung pala, siya pala yung director. Sabi ko, shit, buti pala, hindi ako nakapagsabi ng masama. Marami pa naman akong complain, buti hindi ko sinabi. Lang ko. Hindi ko pa eh. Yung sa loob ko, sabi ko, buti hindi ko sinabi na hindi ako nag, na ano eh, umiwas ako ng overtime dahil sa isa sa mga shots nila eh. anong tour ba yung unang-unang ginawa mo? Yung una mismo? Yung unang-una po. Yung pinakaunang-una po. Wow! Yung kinonvert po namin sila into 3D para mapanood mo siya ng may 3D glasses. Ako po yung rotoscope artist. Kasi kailangan i-rotoscope po yung mga shapes nila, di ba? Tapos, isa-separate. Pag-aanin mo sila, pag-iwalayin mo sila para ma-convert mo. Mm. Yung pinaka-ayokong ginawa ko, yung scene na nasa kabayo silang apat, doon sa Rainbow Road pa yun. Tapos, ang haba nung scene na yun, ilang seconds yun. So, haba pa ano yung pataas pa yun. Di, haba pataas yun, makikita mo na yung buong castle, yung buong rainbow, yung buong kabayo nila, haba papalita-papalita kabayo nila. Sabi ko, ilang oras kong pinagtrabahuhan itong dintik na ito. Visit na. Pero visit yung scene yun, yung department mo? Rotoscope department po kami. Pero ilan kayong nag-rotoscope? Depende kasi sa ano yun eh, sa project. Pero ang department ko, nasa ano kami, mga nasa... Noong time na yon 50 rotoscope artists kami. Wow. Tapos meron mga daga-outsource. Hmm. Tapos... as far as like yung mga shots, pag ina-assign per artist, kasi ganoon naman, para katulad sa animation po, di ba? Ikaw yung bahala sa isang specific shots. Pero nung binigay nila sa akin yon, dahil mahaba-haba yung ano, yung scene. So magkakuha din sila isa pang artist para doon. So siguro 5-6 kami na gumagawa. Ina-assign sa akin yung mga kabayo, which is sabi ko, okay lang. Sanay naman ako mag-rotoscope ng mga hayop. Okay. So nakita ko paano yung hayop. Yung una, ang lapit-lapit nila hanggang sa pinaka lumiit na lumiit yung kabayo. Sabi ko, paano ba to? Pahirapan ako nito. Naghihina ako na tulog sa mga kaibigan ko. Sabi ko, Brad, pwede ba na... Buti hindi ka pa nagsalamin. Ano po? Hindi ka nagsalamin hanggang ngayon. Hindi pa po. Kasi digital eh. Digital. Alam mo ba, simula ako nagsalamin kasi nung nag-iPad Pro na ako. Kasi, lagi akong... Kasi nung animation days is ano lang, di ba? Animation disc, di ba? Opo. Ang strain sa ilaw lang. Sa ilaw sa lang. Sa ilaw lang po talaga. Yung light box. Light box. Right now, digital na yan. Iba na yan. Yeah. Opo. Kasi ano eh, may dark mode na nga po, di ba? Kaya po nauso yung dark mode eh. Para maiwasan mo rin na ano. Pero lumalabo na rin po yung mata ko kasi po pag nag-i-ink po ako, ang liwanag niya yung puti eh. Yung puti ng kapapel. Aray. Kaya lumalabo na rin po na konti yung mata ko. Tapos yung mga lines, itong lines, yung mga ganyan. So kasama na minsan pag malayo, di ba, pamulit. Minsan na rin. Yeah. Ikaw naman magkwento, baka sabihin ni Kim na off na siya kasi puro drawing. Puro art. Puro drawing ko usapin natin. Buhay ka pa ba, ate? Ate? Tapo na wala. Tapo na wala. Nila mo ng hangin. Hindi. Okay, nakikinig lang kasi nag-concentrate din ako dito sa ginagawa kong ano. Ah, ganun po ba?
Ayan, itong kinukushi. Dami na nagawang ganyan. Ano po kuya? At saka, mahimit kasi ng kasama ko, kaya mahirap din. Ang kasama mo ba senior citizen na ba? Senior citizen Kim? Na po ba siya, ate? Senior citizen na? Senior citizen na yung kasama mo siya. Senior citizen. Ah, oo. Opo, opo. Anong gusto mong alagaan, senior o yung batang makulit? Gusto sana batang makulit para matutong mag-English. Ah, gano'n. Ano communication yung dyan? Nag-English siya pa konti-konti? Oh, English siya. Pero pag sila-sila lang nag-uusap, Cheng. Eh, Malay siya. Kaya marunin na mag-draw ng butterfly? Sabi ni Mona. Sige nga. Pa nag-live ka, panoorin kita. Drawing ka ng butterfly. Oo nga. Tama, my loves. Why? Sabi ko na, Barbie. Akyat kasi si sis Mona, ayaw niya umakyat. Kahit last night yung sa LS ko, hindi siya umakyat. Ah, dito na. Bigay ko yung magdaanan. Sige na. 2:30, patapos na ako. Oh, tiyan. May meeting pa kami. Ni Sir Denmo. 15 minutes. May mga bata. Matahimikin mo. Patulogin mo. Tama. Akala ko nga aakyat ako sa first LS ni Mona eh. Yun pala, iba ang host niya. Madaya. Naano rin ako eh. Nadali mo rin ako doon muna. Akala ko pa naman maririnig ko malamyos mong boses at saka ang magandang ngiti. Tapos yung pala nakita kaya, ko yung malamyos na ngiti nung boses mo. Ano ko sa lalaki? Oo. Lalaki po. Bading. Kung hindi siya komedyante, maiinis ako. Puti pala. Komedyante siya. Marami nga. Ma-adlib ang bading. Ma-adlib eh. Maano tawag dito, maano yung ano niya eh, yung co-host niya, tawag dito, very entertaining. Kaya, kaya tumagal din ako. Una talaga, ano, nakita ko iba na yung ano eh, i-ex ko na sana eh. Ayan na. Mahiyain, wow. Talaga lang. Pero natuwa, nalala ko nung ano nung kumain kami sa ano dancing crab. Apa. Talagang ano doon eh yung mag susurrender ka talaga sa ano sa kain mo sa Singapore. Masarap rin talaga. Sa tapos ako pero, naman panay ang camera ko, kuha ko ng video. Bili ako ng video sa inyo. Talaga sinagad diyan. Okay, pagsubo eh talaga. Oo nga. Oo. Sinabi mo, so tama na yun ko ba? Talaga sinagad yung ano eh, pandom. Talaga habang sumusubo si kuya, talaga yung pinipicture pa rin. Opo yan. Oo, yung ginawa niya. Pa nung... Simula pa nung sa, no, sa hotel pa. Di ba nung pagkakas kita yung mga t-shirt. Eh, doon tayo first na nakita, di ba? Eh, si Jay. Mas naunang kinala si Jay. Opo. Hindi naman nakilala. Anong time na yan? Unang lapitan si Kuya Jay po? Ay, ganun. Ano kasi, si Jay yung... Bumaba na, para sunduin, na, oh. Sunduin ako sa baba. Oh. May buffet. Jogging muna ako, jogging. Alam mo, minsan, sa totoo lang, kung walang pakialam sa katawan, trip ko rin kumain talaga. So, alam mo yun. Pero, sorry to say sa mahilig sa papaitan dyan. Papaitan lang talaga yung ayaw ko. Aside from that, lahat gusto kong pwede kainin. Ganun po. Ang sarap ko yan ang papaitan. Siguro lang. Na, alam mo bakit? Siguro lang. Sabi nila madumi. Pero hindi depende hindi first, sa nagluluto. Hindi kasi first time ko na-experience siguro. Siguro lang. Ganyan naman tao eh. Ano? Amoy tae? Hindi. Yung sabihin sa Baguio ko kinain yun, siguro yung unang luto, hindi maayos.
Kaya nag-stick sa brain mo na, ay, gatong, alam mo yun. Parang gano'n yun eh. Ganun po yung nangyari sa akin sa isda po eh. Kaya hindi po ako, kahit anong mangyari po, hindi ako makakain po ng isda. Oh? Talaga? Kasi ikaw ay bangos. May nangyari po kasi nung kabataan ko. Oh. Ang kwento sa akin ng ano ko, ng mama ko is na ano, tawag dito. Dalawang nangyari eh. Hmm. Una, pinakain po ako nung tiyuhin ko ng ano, ng isda. Hindi man lang duho hinimay. So, anong nangyari po? Nakalunok po ako ng tinik. Ang malaki. Mm-hmm. So, imbes na ano, na tawag dito, yung pagkaka, ano po sa leeg ko, nagsuka daw po ako na nagsuka nung bata ko. Mm-hmm. Tapos, sumunod nun, anong nangyari, anong kwento rin sa akin, at saka, parang naalala ko rin po eh, kasi parang, nung bata ka, parang, meron kang fragments ng mga naalala mo, di ba? Meron po akong alagang goldfish. Yung ko, namatay yung goldfish po. Ay, ganun? Opo, ang ginawa ng tiyuhin ko, nilagay po sa chopping board. Huh? What? Nilagay kainan na. Tapos? So, nag-iiyak daw po ako. So, sobrang iyak ko po, nasuka daw po ako. Wala. So, ever ilan since, ganun? Ano lang po ako noon, siguro mag-3 or mag-ano po ako, 3 or 4 po. Tapos, ang sabi sa akin nung nanay ko, ever since daw po noon, kahit anong mangyari, maski itago daw po nila yung isda sa kanin, namoy mo, masusuka po ako. Kaya po, maski hanggang ngayon po, ginawa rin po ng kapatid ko po yun eh, isang beses, sabi niya, baka ate lang yan ng kuya ko eh, sige, lagyan ko ng konti isda. Di habang ko makain ako, pagkanguya ako, na, alam niyo naman yung lasa ng isda eh, so, oo, medyo malasa ng konti. Naamoy na nung ilong ko. Next thing you know, bleh! Tulog ko? Kung ano man yung kinain ko nung kinagabihan, lumabas na rin. So, what the? Kawawa ka raw, sabi ni Mona, kawawa. Yun nga po. Pero pag pagdating po sa mga pusit, talangka, kahit anong mga sitio lobster dyan, ay, uubusin ko yan. Pero pagdating po sa isda, hindi ko talaga, ewan ko po kung anong nangyari. Maski sushi, sinubukan ko po. Ang dami pa namang variety ng isda. Ay, sinabi. Tilapo, galunggo, tilapia. Ang tilapia, the best is, ano, prito, diba? Or ano, or sweet and sour. Sayang. Opo. Alam mo, i-force ka, diba? Pinipilit ko rin po. Yun po ano eh, yun pong pinapaliwanag ko sa ano eh, sa mga tiyahin at yung ko na ano eh, sa father side eh, na may nangyari sa mother side na hindi na matatanggal. Eh sabi lang baka ano, subukan mo lang. Eh, sinubukan ko po. Recently, siguro 2 years ago, sinubukan ko sa harapan nila. Suka ako. So sabi nila, ano yung mga dried fish ganun, pula ng tuyo, daing. Sinubukan ko po, talagang ano, yung lasa lang po talaga naduduwal po ako. Kaya naiingit din po ako pag nakakapanood ako ng mga kaibigan kong kumakain ng sushi, pag nanon kumakain sila ng isda or something. Gusto ko rin, kaso hindi gusto ng katawan ko eh. Malam mo. Sayang, no? Iba-iba talang tao talaga. Sayang po talaga. Kaya sinasabi nga, sinasabi ko na nga lang po eh, ano eh, maka ano, tawag dito, babawi na lang ako sa ibang seafood. Pero pagdating sa isda, hindi na ako babawi. Lobat na Rosimona. Ko ha? Ay, okay. Okay, mahal ko. Okay, guys. Okay, mahal ko. Exit na rin ako. Okay, mahal ko. Exit na rin po kayo, kuya. Salamat sa pagsay manawari. Nag-enjoy ka sa magkwentuhan natin. Ay, opo. At natutuwa po ako, kuya, at kayo po ay dunumbalik. At ako hindi na po nauulit. Bakit ka nauulit? Hindi naman po tama na wala akong content na nakikita sa inyo within 2 days, no? Kayo naman po. Hindi kasi, ano, kaya may nag-usap kami ni Mamucho, puro drawings. Kaya ganun eh. Hindi lang po, at saka kasi po, ano eh, hindi po ako nasanay na wala akong mapapanood na video sa inyo or live stream. Hindi po napanood yun. Para pakaramdam ko, teka muna, para may kulang sa araw ko ah. Sige, play all ko na lang yung playlist ni Kuya. Agad sa lubitaw siya. Alam mo, araw na, hindi doon nagpapakita si Kuya. Sabi ko, hindi na tama to. May kumita pa. Kinag-usapan lang natin last night. Oh, kakaiba pa, kakaiba.
Opo. Pero thank you, salamat, salamat talaga. Kasi let's say, ano eh, may time kasi minsan na marami yung ginagawa rito. Kasi ako lang lalaki sa bahay. Ako yung, sample, tubig na yung mineral water. Maraming gagawin ng lalaki hindi kayang gawin ng mga babae. Si mama, senior pa. Oh, naiintindihan po naman namin po yun. Pero salamat. Salamat na yung mixture yung pala, Ketch. Pero kaya nga po, kuya, basta po, pag nagkaroon po ng pagkakataon na may doubt po kayo, tandaan nyo lang po na meron pong mamot na nag-aabang sa inyo, meron pong kaera nag-aabang sa inyo, meron pong marami po kami kaya na susuporta sa inyo. Minsan, di ba, panag-live ako, hindi ako lagi nagugulat na lang ako, nag-live pala si Jim, di ba? Yun nga po. Wala sa bisa. Daya nyo nga po, sabi ko, kailangan pang naka-play all para malaman nung YouTube na, ay, live nga pala siya, ito yung video. Nandun na ako, hindi. Kaya po natagalan 30 minutes kasi nanonood pa ako nung huling live stream nyo eh. Napanood ko na nga pala po ng pangatlong beses. Talaga naman. Salamat, salamat. Ano naman eh, kumbaga, gusto ko lang mahabol rin talaga yung WH na yan. Tapos, anyway, pag inaabol mo yan, relax ka na lang, di ba? Eventual, ano, nakaka-stress rin minsan, even though na hindi ko talaga gusto. Yung tulad na sinabi ni Kim, sayang. Di ba? Sayang. Kasi, yeah. Opo. To think na, matagal na ito na yung Bistable TV, matagal na siya na nagsimula. Ngayon lang nag-focus na, hala, sige. Kaya ganun. Ngayon po, yung unang-unang malulungkot. Meron na po nag-play all sa inyo. Meron na po mga nanonood po ng playlist or gumagawa ng playlist para sa inyo. So, huwag na po kayo mag-alala dahil kami na po bahala sa inyo. Naiyak na nga ako ngayon. Dapat lang. sige na. Sige po. Bye-bye. God bless. Thank you so much. Bye-bye. And yeah. Thank you. Arigato sa lahat. God bless. 3, 2, 1, 0. Happy bye-bye po. Ingat sa lahat. Bye.